Magandang araw po sa inyong lahat, and today is June 4, 2020. Andito pa rin ulit tayo sa month po ng Gemini at sa Year of the Metal Rat. Andito man po ulit tayo sa question and answer and compatibility reading dito lamang po sa Master Neo. At kasama po natin ang pinakamagandang spellcaster sa buong mundo, si Ma'am Genealogy 08. Hello po, Ma'am Genealogy. Okay, masyadong hyper. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at doon po sa mga, yung iba sa inyo ay galing sa channel ko at ni-refer ko po kayo dito sa channel ni Master Neo dahil dito nga po ang birthday reading at compatibility reading natin. Doon po sa mga bago pa lamang sa channel ni Master Neo, inaanyayahan ko po kayo sa aking channel din, ang Genealogy08, para mag-subscribe at i-share ang ating mga videos para sa mga nangangailangan ng iba't ibang spells. Okay, so andyan po, paki-visit na lamang po ang channel po ni Ma'am Genealogy 08. Okay, ang ating compatibility reading ay simulan na. Now na. Okay, question number one. Ikaw ito, Julius Soriano. Okay, ang birthday mo ay September 16, 1982 at ang iyong partner ay July 21, 1983. Okay, compatibility? Okay, ang compatibility reading ninyo, Ma'am, Sir. Sir Julius, kayo po ay Virgo na dog. Okay. Ang mga dogs po ay very loyal at very honest po pagdating po sa relationship. Marami po ako nare-read po na kagaya ng mga dogs sa kagaya nyo. Mapalimbawa man ay kayo yung magkaroon ng ibang karelasyon o third party, usually ay kayo yung mismong umaamin sa inyong karelasyon na kayo ay may ka-third party. Biro nyo, ganun katindi ang mga dogs, ano, kahit nagkakaroon ng third party, ay umaamin pa rin. Ganun ka-honest po ang mga ipinanganak po ng Year of the Dog. Mm-hmm. Since kayo po ay Virgo, eh, hindi po maliit ang tsansa upang kayo ay mangibang bahay, ano, o umatok sa ibang bahay, ano. So very loyal po ang kagaya po ng mga Virgos. At talagang pinapahalagaan po nila ang relasyon sa bawat isa, no, sa pagkumbaga, ang kanilang responsibilidad sa kanilang partners. Plus 16 po ang numero nyo, kayo po ay The Charmers. At isa po itong napaka, kumbaga, fortunate na numero since gagaya nitong numerong 16, ang mga pinanganak po sa ganitong araw ay usually po ay natutupad po ang kanilang mga pangarap sa buhay in the end. Yan po ang numero nyo. Plus, ang inyo naman pong partner ay July, since ang Virgo at Cancer po ay magkakompatible po ang dalawang yan. Ano? Solidong samahan, 100% ay magkakompatible. Ganito din po ang birthday po ni Presidente Marcos na Virgo, plus ang kanyang asawa na si First Lady Imelda Marcos. Alam ko yung birthday, nakakalimutan ko ang name. Yun po ang birthday po ni First Lady Imelda Marcos ay July 2 po. So hindi ako nagkakamali, tama po yan for sure. Since sa dog at pig po ay maganda din po ang kanilang compatibility, 16 at 21, nandun ang determination ni 21 plus si 16 naman po, ang kanyang mga pangarap ay matutupad. So napakaganda pong kombinasyon ng bawat isa. Nasa 100% po ang compatibility reading po din. Oh. Number 2 po. Perfect. Okay, question number 2, ikaw ito, Lolivet Pugahan. Okay, ang tanong niya ay sino daw ba ang kanyang compatible? Ka-compatible. Okay, November 4, 1980 ang birthday ni Lolivet. Bagay po ba ang May 17, 1983? Okay. So baka ano to, yung baka nang liligaw sa kanya, no? Kaya po ganun ang pagkakatanong niya. Sino po ba ang compatible ko? Bagay po ba sa May 17? Okay, sasagutin natin 'yan na Ma'am Lolivet, ano. Kayo po ay Scorpio na monkey, plus ang kung merong itong manliligaw niyo naman ay kung manliligaw o yung kapartner na ngayon ay pinanganak po as a Taurian, ano. Plus ang numero niyo po ay 4 at ang nanliligaw sa inyo ay 17. Ang 4 po ay 17 ay good combination din po 'yan. Mataas po ang compatibility reading po diyan o rating, since andito po ang 4 na kumbaga may leadership at the same time very creative. At ito pong numerong po ito ay tinatawag po ito na born to rebel. Kumbaga, kaya sila nagiging successful sa buhay.
plus ang numero 17 na mature ang numero at high spiritual number po ang tawag po sa numero 17 na very focused po at very focused po sa kanyang relationship at the same time sa kanyang career at yung numerong ito ay isa din pong money making number. So pagdating po sa kumbaga kumpletos recados kayo kasi pwede po kayong magnegosyo. At the same time, nandun yung maturity at yung support sa bawat isa. Since ang Scorpio po at Taurus po ay maganda pong jibe ang dalawang yan. Ano? Ang ideas at ang behavior po ng bawat isa ay iisa. Magkakaintindihan. At ang monkeys po na kagaya nyo po ay very competitive. Pagdating po kahit sa relasyon o kahit sa negosyo ay napakaganda po ang very fortunate po ang pinanganak po sa taon ng Year of the Monkeys. Iwas-iwasan lang pong ibigay dito kay Year of the Pig ang inyong budget pagdating po sa negosyo dahil po ang mga pig ay sobra pong mababait po ang mga yan, ano, kumbaga. So, kung pag-inutangan na kadalasan po ay nagiging biktima ng nananamantala. Nananamantala. Yan po ang mga Year of the Pigs, ano. Okay. So, ang compatibility rating po natin dito ay mataas din po, nasa 95%. Okay. Ang susunod naman po natin ay yung mga reading po kay Ma'am Genealogy 08. Ano? Okay. Ang mga ito ay babasahin ko po yung mga nag-request ng reading, birthday reading at compatibility reading na ni-request nila sa akin channel. So, in-screenshot ko na lang po isa-isa. Okay, at kinomentan ko naman po kayo na dito kay Master Neo i-upload dito. So, ito na po. Okay, sa ating unang katanungan, ikaw ito, Rosalinda. Okay, Rosalinda, ang birthday mo ay September 14, 1961. Okay, gusto mong malaman kung ano ang tugma sa'yo na negosyo. At gusto mo ring malaman kung ano-ano, anong sign siguro tinatanong mo ang pwede mong mapangasawa. At birthday reading ng iyong mga anak, ang panganay ay September 14. Ikaw pala itong September 14, 1961 kasi dalawa po ang comment ninyo. So medyo nalito ako. Okay. Kayo pa rin ito September 14, 1961 at ang anak mong panganay ay March 9, 1984 at si bunso April 17, 1986. Okay. So ang gusto niyo malaman ay salamat, sir. Ma'am, makuha niyo. Asa yung tanong niya kanina na ano? Ito yung una niyang kinoment. Same din naman kasi ikinoment niya rin pala dito sa isa pa. So, disregard mo na lang to para hindi tayo malito. Ito rin okay, ang kanyang so birthday. Okay, so siya ay si September 14, yes. Ano? So, 1961. So, siya po ay pinanganak ng susunod na 90s. Year of the Ox po kayo, ano? Mm-hmm. Okay, since kayo po ay September na 14 po, ito pong numerong ito ay very friendly po ito, ano? At very warm po, warmth. Pagdating po sa pagiging kaibigan, ano, since sa mga Virgonians po ay isa pong dependent number din po ito. At kumbaga very sociable na tao ang mga Virgonians po, no. Very analytic at the same time usually po ang nagiging ka-vibes po ng mga September, madalas po nasa paligid nyo po andyan po ang Virgo sa Virgo. Yan, meron din po kayong kaibigan na ganyan. At Cancer, Cancerian na pinanganak po ng buwan po ng July. Capricorn po, meron din po kayo for sure dyan, ano, mga nanliligaw sa inyo dati, o yung mga friends po, yan, ng mga malalapit sa inyo. Possible din po mga Scorpio at saka mga Piscean, ano. Usually, ang best friend nyo po, Ma'am Rosalinda, ay ang kagaya din yung numero 5. Kayo po ay pinanganak ng vibrates to the planet Mercury, which is very friendly na numero at kumbaga Mercurial, yung lumilipat-lipat, ano, kumbaga. Hindi mapirmi sa isang lugar. Sign of movement po itong number 14 na ito, no. At usually ng mga best friend niyo po ay kagaya po ng inyong numero na numero 5, numero 14 at numero 23. Yan po ang inyong magiging mga ka-vibes, ano. Usually po ang kagaya niyo po na Year of the Oxen, medyo mabagal lang po ang inyong pag-asenso, ngunit ito po ay slowly but surely ay nakakamit niyo po ang inyong goals sa buhay. At homebody po ang mga oxen, ano, usually po nasa bahay lamang po yan. At mas pabor po sa kanila na nandun lamang po sa loob ng bahay. Inyong dalawang mga anak, ano, itong inyong pinanganak, kagaya na sinabi ko, Pisces po, meron po kayong mga ka-vibes. Ito, anak mo po ay Pisces po, ano. Siya po ay pinanganak ng numero 9, ano. Ang 9 po ay medyo
Ha, kumbaga may pagka-leadership po ang dating nito at yung medyo parunong-runong. At siya po ay pinanganak po ng Year of the Rat. Ang Year of the Rat po at ang Year of the Ox na kagaya nyo ay compatible po ang dalawang yan. So very harmonious po ang samahan ninyong dalawa. Ngayon pa lang ay nakikitaan nyo na ng leadership ang inyong anak na kumbaga ay very smart at very intelligent na kagaya po ng mga year, pinanganak po ng Year of the Rat. So, malaking chance po na maging successful po ang kagaya po ng inyong anak. Basta pakiguide lamang po at pakipanood sa kanya itong sinasabi po ni Master Neo sa kanya. So, mga 9 po kagaya po nito, matatapang po ang mga numerong ito, no? At handang harapin ang mga pagsubok sa buhay nang walang kaproblema. Ang inyo naman pong bunso po ay April 17. Ito po ay medyo may pagkaiba po ang isip po nito sa inyong dalawa, no? Medyo ito, lumilihis ito at very independent na numero. At kumbaga, pagka nagsalita naman ito, ay minsan ay may pagka-immature ang dating at the same time, minsan naman ay mature siya mag-isip. Ano? Usually, ang mga Aprils po na 17, tahimikin po itong mga ito. Pero in deep inside, ang activities po na nangyayari sa kanilang isip ay marami. Sila po, siya po ay pinanganak ng April 17, 1986. Ito po ay taon po ng Year of the Tiger. So, isa din po itong isang, kumbaga, may leadership board as a leader. At the same time po, mataas ang ego. Kumbaga, pagka nasaktan po siya, ay medyo masakit din siyang magsalita. Kumbaga, yung balik po nito sa kanyang kalaban. Ano? Since sa mga Aries po, ay ito po ay tinatawag po na God of War. Isa pong stubborn po na numero ito. At kung anong paniniwala po nitong inyong anak, ay hindi po nagbabago. Talagang paninindigan niya ang numero niyan. Ano? Anyway, siya naman po ay very independent at ayaan nyo lamang po siyang kumbaga pumalao na ba tawag sa Tagalog nun? Yumao. Yumao? Yumao, parang ano, kumbaga, hayaan nyo lang siya. Maglakbay. Maglakbayan, na para ma-explore niya po ang mundong ginagalawan niya. Since ang Aries yan po ay, kumbaga, independent po na numero. Nahirap sa Tagalog kasi, ano? Basta English din nun, di ko din alam. Anyway, ano pwede sa akin na mapangasawa? Okay, since kayo po ay kagaya po, Virgo niya po kayo, usually po ang partner po ng Virgo ay Capricorn at Cancer. Usually yan po talaga ang magka-partner. Okay, tapos ano yung gusto niya? Negosyo? Negosyo naman. Okay, sa kagaya niyo pong mga Virgonians po, usually po yung magaling maglinis sa mga Virgonians, ano? Kumbaga, very tidy sa paligid at yung changes ng mga kumbaga furniture, sila yung magagaling po organizer, sa mga ganyan. Organizer po, ano? Possible po kayo sa mga ganyan. At the same time, basta patungkol po sa pag-organize ng mga bagay, ano? Since sa mataas po ang inyong kumbaga energy sa mental po kayo nakasalalay po ang inyong enerhiya, so dun kayo magiging successful. Possible din kayo kung negosyo kasi maganda din sa inyo secretary, kaya lang gusto niyo negosyo. Basta patungkol po sa mga numbers din po, ano. Okay, ang susunod naman po natin. Okay, ikaw ito, Miss Leo Girl. Okay, ang tanong niya, parang may Leo Girl na din ako. Oh, na parang na bago, ano, bago atas. Hindi, nag-comment kasi siya sa aking video na reading ko, una kong astrological reading about kay Gemini at Cancer. Okay, na-curious lang siya. Sabi niya, kasi po same din ako sa Mr. Ko. Leo po ako, August 15, 1980. At ang asawa ko, Sagittarius, December 6, 1970. Hindi na po siya gaya ng dati, para po siyang ibang tao na magkasama nga kami ng bahay, pero parang wala naman akong kasama. Okay. Ang birthday niya ay August 15, 1980. Okay, isa po itong, since kayo po pinanganak ng Year of the Monkey, ano, ito naman inyong kasama naman po ay Year of the Dog. Actually, ang Year of the Monkey at saka itong kasama niyo ito, maaari niyo pong tanungin ito ng diretsuhan po, ano, Ma'am Leo Girl, ano. Since sa mga pinanganak po ng 1970s, ang inyong kapartner ay pinanganak po ng taon ng Year of the Dog. Kagaya po ng sinasabi ko, ang mga dogs po ay very honest po. At alam nila kung ano yung tama at mali talaga. So alam nila ang yin
alam nilang yang. At usually po ay born as a judge po ang mga ito. Natural judges po ang mga kagaya po ng mga Year of the Dog ipinanganak. Ano? Alam nila talaga kung ano ang tama at mali. Pwede nyo siyang direktahin. Since ang numero nyo naman po ay 15, siya naman po ay 6. So pareho po kayong prangka, no? At medyo masakit magsalita ang kagaya nyo, no? Pati din siya. So usually, ganon. Seloso kayo, pareho. At the same time, very possessive, ano? Yung usually, ang alam po mga 6 ay loyal po talaga sa kanilang partners, ano? Anyway, baka naman po ito, since nagiging... dumadami na po ang nagpapa-spell kagaya po na nito, no? At marami na din po nagtatanong sa akin na, Master, baka po nagayuma din po itong ano, aking kapartner na usually po ay ganito po ang kanyang behavior at ngayon po ay biglang nagbago, no? So, hindi po din natin alam kung baka po mga na-spellan din po ang kagaya po ng inyong mister, ano? Okay, so... since siya po ay pinanganak as a Gitarian at ang Leo, pareho naman pong compatible ito. So, nagtataka lamang po ako kung saan kayo hindi nagkakasundo. Eh, dito lang siguro sa monkey at saka sa dog. Which is sa mga dogs po naman ay very responsible at kumbaga with honors po. May honor po ang mga dogs. Ano? At alam nila ang kanilang... kumbaga ang ilang kanilang sitwasyon pagdating po sa relationship na kagaya nito, no? Ang kagaya nyo naman pong mga monkeys, kayo naman po ay full of confidence at hindi po kayo nag-aalala. Actually, natanong nyo lang talaga ito sa akin, pero deep inside sa inyong mga kagaya nyo mga monkeys, very intelligent po kayo. Kayo po talaga nakakaalam kung ano pong din sitwasyon ng inyong relationship, ano? So siguro curious ka lang kung anong magiging kasagutan ni Master Neo. Kilala ko po mga pinanganak po ng Year of the Monkeys, ano? So hindi na po siya gaya ng dati, para po siyang ibang tao. So possible po na baka po na gayuma itong inyong kapartner, ano? O kung kaya naman ay kagaya na sinabi ko kanina, ay direktahin niyo siyang tanungin kung baka may third party na po siya. Okay, susunod naman po. Or kung hindi naman, Miss Leo, pwede mo siyang gamitan ng spell ng video kong ito, ang spell para bumalik ang init sa nanlalamig na relasyon. Yan, meron nga pala po tayo si... Yes, pwede nyo siyang lutuin sa maraming spell, pero wag po ito pagsabay-sabayin sa isang araw. Kailangan po 3 days apart. Let's say, gumawa kayo ng Martes, ang susunod na gawa na ninyo ay Biyernes. So, lutuin ninyo siya sa iba't iba. Meron akong spell para ma-obsess siya sa'yo. May spell din para ikaw lang. Lagi niyang iisipin. So... Yes. Okay. Hinugin ninyo siya. Dagdag ko lamang po din dyan, ano, sa mga nagsusunod-sunod ng spell, ano? So, kagaya na sinabi ko po sa isang video ko po ngayong araw, ay kumbaga, mag-concentrate lamang po tayo at tingnan natin ang resulta sa isang spell din po, no? So, maaari po nating gawin po yung ganun para hindi kayo naguguluhan, ano? Mga mamaya, yung botelya o yung papel na ilagay nyo kung saan, tapos yung botelya na ilagay nyo saan, dahil po sa kalituhan. So, kaya nga, huwag kayong gagawa ng spell ng napakarami sa loob lang ng isang araw. Maglaan kayo ng mga ilang araw, 3 days apart at least. Kasi sabi, Ma'am Jane, gusto ko talaga kasi magkaroon ng resulta agad eh. Sabi niya, ganun, baba, ganun. Gusto ko sabay-sabay na ito para kumbaga sa gamot, i-overdose na natin ito. Bayaan mo mahilo, kumbaga. Ewan ko, kung gusto niyo pong ganun, aba, hindi naman namin kayo mapipigilan. Dahil sa inyong free will po yan, ano? Pero ang sa aming pinapayo, ang aming nirecommend ay makumari po, ay isa-isain na po natin, ano? Naiiyak na si Master Neo. Sige, susunod na katanungan. Okay. Next, ikaw ito, Miss Mia Cruz. Mia Cruz, ang birthday mo ay October 12, 1967, at ang iyong partner ay July 26, 1963. Okay, nilabas na. Nilabas na yung cellphone niya. Okay, ulitin natin, ano, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen ba o itong... Yes, Mia. Mia Cruz. Mia Cruz, tayo. Okay. So, simple lang naman ang tanong Ma'am Jen, niya. Ma'am Jen, tinawag niya ako Ma'am Jen. Ah, oo.
Sorry. Okay, so si Ma'am Mia, kayo po ay pinanganakas 1967. Ito po ay Year of the Sheep, ano? Plus, kayo po ay Libra na number 12. Ang inyo naman pong kapartner ay July, August, ano? Isang Leo at saka isang Libra. Ang Leo at Libra po ay good combination po ang dalawang yan. Both the same ideas at ang behavior at kumbaga yung kanilang prinsipyo sa buhay ay iisa. Pareho pong napakagandang numero at pareho pong independent po ang number na ito. At masculine number po ito. Kumbaga talagang lalaban hanggang sa huli. Sisito pong kapartner niya po ay Leo na number 26. Mature po ang kagaya po nitong Leonians na kagaya nito at may leadership. Kumbaga sa sinasabi kong leadership ay yung tipong may lagi pong may sinasabi. Kumbaga, laging marunong ba? Kumbaga, paminsan-minsan ay umu-over lamang, ano, sobrang dunong, kahit po ang ano lang masabi ay minsan marunong ka na talaga, ganun. Anyway, siya naman po ay good in communication since siya po ay pinanganak ng Year of the Rabbit. Ang mga rabbits po ay very responsible po pagdating po sa pamilya po, ano. Kagaya po ng kaninang pinanood ko po sa video po ng si Roberto Duran, no, kung sino po nakakakilala sa boxer na ito na napakasikat po nung mga panahon pa po ni Lewis Bayon o sila ano. Yan po, si Roberto Duran ay ipinanganak po din ng Year of the Rabbit. Same lamang din po ni Barack Obama na very kumbaga kind-hearted po, soft po ang mga mukha ang mga rabbits at hindi makabasag pingga kagaya po ng mga ipinanganak po na 1963, ano. So ang kanilang tema kagaya po ng mga rabbit ay kumbaga ang preservation po ng family. Kung sila po ay nasa magandang katayuan ay ang preservation po ng kumpanya, o kung kaya sila ay presidente ay preservation po ng isa pong bansa. Yan po ang mga tema po ng mga rabbit. So isa pong magandang kombinasyon nito since ang sheep at rabbit po ay magkasundong tunay po yan, ano. Nasasabayan po ni rabbit ang mood swing po na kagaya po ng mga sheep. At very attracted po ang sheep sa rabbit, mapapisikal at sa mental. So ang compatibility reading po natin dito ay nasa 85%. Susunod pa po natin. Okay, para sa susunod na katanungan, ikaw ito, Miss Mary Ann. Okay, ang birthday mo ay April 20, 1978. At ang iyong boyfriend ay May 10, 1991. Okay. Ma'am Mary Ann, sunod-sunod dito sa ano mo, ano? Okay, Ma'am Mary Ann, kayo po ay, siya to, April 20 po, yes. Pinanganak. Kayo po ay pinanganak ng 1978, Year of the Horse. Okay, yan po ang taon po kung kailan po ipinanganak ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, o ating Senator Manny Pacquiao, ano? Ang mga horses po ay napakasipag po na mga sign na sign po ito, no, at ang inyong numero ay 20. Ito po ay sign of travel at spiritual number din po ito, no. Sa numerong ito, number 20, sa kagaya po ng mga occult na sinasabi na ang sabi sa 20 ay they can conquer the delays and difficulties in their plan by developing the spiritual side of their nature. Yan po ang pinanganak po sa numero 20. Since kayo po ay Aries, kayo po ay sign of activity. Ang sign po activity, yung baga, without thoughts o wala, without thinking, kayo ay galaw ng galaw. Yan po ang mga Aresian. At isa po sa mga napaka-stubborn po na numero ito. Anyway, since kayo po ay stubborn, ay para naman po sa inyong kapakanan po yan. Ano, kung ano po yung alam nyo pong ikabubuti para sa inyo, ay yun po ang inyong susundin. Medyo may pagkabosi po ang kagaya nyo, Ma'am Mary Ann. Kumbaga, ito gawin mo, pero para sa inyo ay wala lang po yun, ano. Usually nakakasakit po kayo, so iwas-iwasan lamang po yan, ano. Anyway, kayo po ay hardworking at ang inyo naman pong ka-partner, ito medyo May 10, medyo mapusok ang numerong ito, no. Although siya po ay Year of the Sheep din po ipinanganak, ano. Ang mga Year of the Sheep po ay kumbaga medyo may pagka-independent po na numero ito, no. At ang May 10, since Taurian po ito, medyo mabagal pong kumilos ito at kumbaga pa medyo ano, kumbaga may pagka Maria Clara effect, ano. Since ang mga Taurians po ay medyo sloppy, kumbaga. Pero ang mga kagaya po ng mga Taurian usually ay nagiging successful po sa buhay dahil po medyo may pagkadikit nila ang materials, ano. Kumbaga, gusto ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito.
Ayan. So, yan po ang kanilang energy o kung kanilang power upang maging successful po sa buhay. So, medyo may pagkadikit na gano'n. Since sila po ay vibrates to the planet Venus, sila po ay sign of beauty o sila po si God of Love. Okay. So, siya po ay pinanganak ng Year of the Sheep. Usually po, mga sheep ay mga kumbaga fortunate na numero kahit na nakaupo lamang o kung kaya nakatambay lang sa labas ay usually po ay naaabutan po ng pera po yan o salapi ano, at usually ay guided po ng mga matataas na tao yan ano, ang mga ipinanganak ng Year of the Sheep, at hindi po mawawala ang kanilang kapamilya nang hindi po pinapamanaan itong Year of the Sheep po na ipinanganak. Okay, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 80% po, no? Since ang Aries po at ang Taurus po ay hindi po ganun kakompatible. So, medyo dun lamang po naglalabanan. Pareho po stubborn na numero. Okay, ang susunod po natin. Okay. Next. Ikaw ito, Miss Irene. Ang birthday mo ay... Okay. Miss Irene... Your birthday is February 21, 1966, and your lover is February 1974. You didn't give the date. Okay, tignan na lang natin ano. Hindi natin alam kung pumasok itong his is ano, Feb 1974. So Aquarian po to. Hindi po natin alam to kung siguro nakaligtaan niya. Pisces, oh. Papaisis po ito. So, medyo kailangan po ay medyo detalyado po tayo pagdating doon. Since anyway, kayo po ay pinanganak ng 1966. Ang susunod ito is 1978. So, kayo po ay pinanganak ng Year of the Horse. Samantalang itong inyong namang kapartner ay Tiger po. So, ang Horse at Tiger, very compatible po ang dalawang yan. 100% for sure, magkasundo ang dalawang yan. Ano? Ang ito lang, sa February, o sabi nating pareho kayong Aquarian, ay okay po yan. Ano? Kung pareho kayong Aquarian. At kung siya po ay pinanganak din ng siya po ay Feb 3 o Feb 15 or usually ang 21 po kasi dumidikit po yan sa numerong kanyang ka-vibes ano, yan po ang number 3. So maaari pong February 3, February 6 o February 15. So kung ganun po ang inyong naging ka-partner ay mataas po ang compatibility reading po o rating po ng dalawang ito. Since ang Aquarian po pareho po ay good jive po ang dalawang ito, at kumbaga sa ideas at ideolohiya nila at ang kanilang behavior ay the same din po ang dalawang ito. Pareho po itong kumbaga humanitarian at tumutulong sa tao. Lalo-lalo na itong yung kapartner na ipinanganak ng Feb 1974. Ang Aquarian po kasi ay humanitarian. The same din po ang mga ipinanganak po ng Year of the Tiger. Napaka very hospitable po ito pagdating po sa loob ng bahay. At kung medyo violente po ang kanyang numero, usually po mga pinanganak po ng Year of the Tigers, yan po yung mga head po ng mga fraternity, si sila po yung may courage ano, so malalakas ang loob nito. Kung trouble talaga ang numerong ito. So kung sila po ay nasa negative side, ganun po ang kanilang tatahakin. Pero kung nasa positive side po sila, ay usually po ang mga kagaya nitong numero ay yung pong nagsisilbi po sa ating bayan ano. So kumbaga nasa politika, yan po ang numerong ito. So ang compatibility reading natin dito, hindi natin makita, pero since pareho po sila Aquarian at Tiger at Horse, ay nasa 90% po ito. No? Okay, susunod po natin. Okay. Okay, ikaw ito, Miss Taurus April. Ang birthday mo ay April 28, 1971, at ang iyong boyfriend ay May 31, 1957. Okay, bakit Taurus April ano? Kasi nasa April siya, pero Taurus siya. So April na pa Taurus. So naguguluhan siya ano, kung saan ba siya talaga. Actually, ang numero mo po ay nasa 1 po ni Taurus na po ano. Mm-hmm. So Taurus naman siya na April. So yun nga. So dapat 'yan ay yun nga, Taurus na April. Tama po kayo din ano. Since kayo po ay pinanganak ng number 28, 1971, ito po ay taon po ni Year of the Pig. So lovable naman po pala si Ma'am Taurus ano. Usually po mga pigs po ay gusto niya yung may mga chinichicha lagi ano. Ayaw niya nung ayaw nila ng mga kumbaga walang pagkain sa kanilang katabi ano. At usually po meron po kayong tinatawag na
altar of wood. Kumbaga, kung nasa may mga chichirya lahat, nandun sa inyong cabinet, o kung kaya basta nasa table, puro food po yan. So, mahilig po ang mga pigs po sa ganyan. Ano? Tested ko po yan dahil ang aking kapatid ay Year of the Pig, meron po siyang altar of food. Same lamang din po ang aking tita na si Tita Cora sa Kumura, no? Kung nanonood ka ma'am, tita, yan po, no? Meron din silang altar of food na tinatawag doon, ano? So natatawa ako na nakita ko yon at talagang sabi ko, totoo nga ang mga Year of the Pigs ay meron altar of foods. Okay, so kayo po ay pinanganak ng April 28, ang mga numero 28 po ay vibrates to the planet Sun at meron po itong enerhiya upang maging successful po kayo sa inyong buhay. Ano? Usually po, ang mga pigs po ay medyo, kumbaga, mabilis magtiwala. So, iwas-iwasan lamang po ang, kumbaga, ang basta-basta magtiwala at baka kayo ma-broken hearted. Ano? So, ang inyo naman po ka-partner ay May 31. Ano? So, siya po ay si Gemini Taurus. Ganon. Hindi, no? So, May 31. No? Anyway, siya po ay pinanganak ng 31. Medyo quarrelsome po ang numerong ito at mag-aaway po usually ang 4 at 1 po, ano, since pareho po kayo may paninindigan at usually ito ang alam kong dapat na mangyari, ito dapat naman sa iyo, ito naman sa kanya. So pareho pong stubborn po ang numerong ito, no. So anyway, may leadership naman po ang inyong kapartner since siya po ay pinanganak ng number 31 at kumbaga isa po itong numero ng money making number. Okay, so siya naman po ay pinanganak ng 1957. Ang susunod dito ay 1969, 79, 80, 81. Rooster. So, isa pong rooster po ito, no? So, rooster tsaka pig po ay magkasundo po ang dalawang yan. Since ang mga roosters po ay very responsible po sa kanilang family at maalaga po sa mga bata. Kumbaga, yun ang nagugustuhan po na ipinanganak ng Year of the Pig. Since love sign po ang pig at ang rooster naman ay very responsible, ay nagkakasundo ang dalawang yan. So, pig, rooster, at the same time, itong 2831 at ang Taurus at saka June, ito lamang pong June na medyo, kumbaga, magaling pong magsalita itong inyong kapartner, ano, since sila, siya po ay very communicative, ano, at talagang, oo, makikipag-quarrel ito po, ano, since kayo po ay Taurus. Anyway, may pagka-Aries pa po naman kayo, no, kahit naman po siya Gemini. So, nagahalo pa po yan, ano. Ang compatibility rating po natin dito ay nasa 80%. Ang susunod naman po. Okay, ikaw ito, Donna. Ang birthday mo ay December 9, 1979. Okay, birthday reading lang. Okay, ano mo yung ano, itong ipilido niya, no? Kasi maraming Donna, no? Okay, okay, basta ikaw ito, ang atang birthday mo ay December 9, 1979. So, general reading sa kanya, no? Okay, sis Donna Madrid ba to? Hindi ko maano, no? Anyway, siya po ay pinanganak po ng Sagittarius plus siya po ay 9. 1979, siya po ay Year of the Sheep. Ito pong sheep na ito, na kagaya nitong Sagittarius po, ay medyo, meron siyang tinatawag na, hindi siya mahihain na numero, no? Since may leadership po ito, kumbaga explorer po, yan ang pinaka salita po sa kanya. Since ang mga Sagittarians po ay full of activities po ang mga ito at kumbaga malikot na numero ito at pag kasama kang Sagittarian ay kumbaga may humor po o may sense of humor po ang mga Sagittarian na kagaya nito. Sila po ay very independent kagaya nyo ma'am at since kayo po ay pinanganak ng 9, kayo po ay may leadership. Pero paminsan-minsan ay lumulutang sa inyo ang Year of the Sheep na yung sheep po na personality na medyo umaatras ng konti, nahihiya at yung nawawalan ng confidence. So nararamdaman niyo po 'yan, for sure po 'yan, ano. Okay, so ang aking payo lamang po sa inyo ay hangga't maaari ay sa abroad po kayo magpunta at very successful po ang mga Sagittarian po pagdating po sa ibang bansa. Yan na po kagaya po ni Manny Pacquiao na pinanganak din po ng December 17 po siya ipinanganak, ano. Siya po ay Sagittarian. So nagiging successful po mga Sagittarian sa ibang bansa. Si Bruce Lee din po ay pinanganak po ng November 27. Siya po ay pasok na rin po sa Sagittarian. So siya po ay naging successful si Bruce Lee po sa Amerika. Same lamang din po ni Manny Pacquiao, ano. So
Yun nga po. So may pitik po kasi ng swerte po ang mga Sagittarian pagdating po sa ibang bansa. Okay. So ang numerong swerte po para sa iyo, bigyan na lang po kita ay ang 9, 18 at 27. Ano? At ang iyong lucky day ay Tuesday, Thursday at saka Friday po. O susunod po natin. Okay, ikaw ito, Jen. Jen Salcedo. Okay, ang birthday mo ay December 18, 1988 at ang iyong partner ay November 29, 1987. Ibang lahi daw siya at hindi pa sila nagkikita. Sana after COVID ay magkita na daw sila at tinatanong niya kung compatible daw sila. Okay, tignan natin ang rating ninyong dalawa, no? Ma'am Jen Salcedo ba? O Sal? Mm-hmm. Okay, so kayo po ay pinanganak ng November 29, kayo pa po ay pasok po ng year, ng taon po, ng buwan po ni Scorpio, papasok po ng Sagittarius. Mm-hmm. Since kayo po, excuse me, ay numero 29, kayo po ay numero po ng travel. At masyado, ito pong numero ito ay very sympathetic at the same time, kumbaga, very caring at kumbaga may intuition din ito at may dikit din po ito ng ESP. Ano? Kumbaga, yung may extra sensory perception at yung intuition po ninyo ay mataas din po ito. Numero po ito ni Michael Jackson, ano, na sobrang taas ng energy na hindi maintindihan kung anong gustong gawin sa buhay. Ano? Yan po ang numero niyan. Anyway, kayo po ay pinanganak po ng taon po ng Year of the Rabbit. Ang mga rabbits po ay very fortunate. Usually po, kumbaga, ito yung mga numerong, ito po yung taon na pinanganak na kahit ano pong iba tong problema ay usually po ay nalulusutan po nitong Year of the Rabbit. Ano? So, okay, Master Neo, ang birthday niya ay December 18 at ang kanyang partner na foreigner ay siyang November 29, 1987. Okay, so yun po ang reading po para sa inyong yes. Partner. Ano? So yan ang numerong yan. Ano? Okay, so si 29 na yung kapartner sis kayo naman po ay Sagittarius, pareho pong Sagittarius yes. Ang numerong ito, no? So Sagittarius mm-hmm. Sa Sagittarius ay usually po ay malaro po ang mga ito, no? Pero po pag ito po ay napako na po ito sa kanyang karelasyon ay usually po ay kumbaga loyal na ito sa kanyang kapartner, ano? So ayaw nila na naghihiwalay usually pagka talagang nagkaroon na ng kasalan at saka naging kayo na, no? So napakagandang numero. Ang 18 naman po sa inyo po Ma'am Jen ay kumbaga meron po itong energy po ito para maging successful po sa buhay. Plus meron po kayong numero 8 na tahimikin, may pagkakwarelsam at kumbaga yung nakikipagtalo din usually kasi nga parunong-runong din po ang mga 8, ano, at very intelligent po ang mga ito at may leadership po na kadikit dyan. Plus ang numero din po na 9 na may pagka-violente po. Iwas-iwasan lamang po ang anyway, sasabihin ko sana aksidente kaya lang nakita ko sa inyo ay kayo po pala ay pinanganak ng Year of the Dragon. So mga dragons po ay very lucky po. Yan, kung may aksidente, mawawala po ang aksidente since kayo po ay pinanganak ng Year of the Dragon. Ito pong Year of the Dragon ay sign po ng luck, wealth and power pagdating po sa Chinese culture, ano. So good luck po sa inyo Ma'am Jen since ikaw po ay may swerte plus ang rabbit naman po ay kumbaga ang relationship ng rabbit at saka ng dragon nga po pala ay hilahan niyan, ano, kumbaga usually po ay pag may dineside ang dragon na kagaya nyo, kung hindi pa kayo nag-meet, ano, yan ang magiging resulta po ng inyong samahan, ano. Usually po pagka siya po ay go with the flow o out sa flow, ano. So yan po ang samahan po ng dalawang yan. Since ang mga dragons po ay very decisive po pag kumilos at for sure 100% lagi ang kanilang loob, ano, buong-buo ang loob ng mga dragons pag sila po ay sumabak po sa anumang problema. So isa din po na maganda pong kumbaga good personality po ng dragon ay ang pagiging perfectionist. So yan po ang numero nyo, no? Iwas-iwasan lamang po yung mainitin ng ulo. Since sa mga dragons po ay mabilis uminit ang ulo. Lahi po siya, ibang lahi po siya nagkakitaan sa after COVID. Ko sigurado, ano to, magkikita ba? After COVID daw ay magkita kami.
compatible ba kami? Okay. Bigyan ko kayo ng compatibility rating, ano, since pareho kayo Sagittarius, ang numero naman po ng inyong kapartner. Mabait po itong inyong kapartner, ano, at kumbaga magaling magsalita, kumbaga mahahatak ka sa mga salita nito, no? At usually pag nagsalita ang mga rabbits, good listener po 'yan. At pag sila naman po ay nagbato ng salita, usually talaga mape-persuade ka ng mga rabbits. At very cunning po ang mga 'yan, natuso po ang mga rabbits pagdating po sa ligawan. So, usually po ang kadikit po ng mga rabbits ay ang sheep at ang pig. Ang ito namang samahan nyo ay na-explain ko na kanina, no? So medyo mapusok lang at ang mga dragons po, no? At dahil since may leadership po ito, no? Since ito naman November 29 ay usually po suporta ito, no? Sumusuporta po ito sa lahat po ng kanilang nagiging kapartner. So sa nakikita ko naman ay wala naman pong ganun na kumbaga violenting samahan or something na mangyayari. Okay, so ang compatibility reading po natin dito ay nasa 90%. Susunod naman po natin. Okay. Okay, balik na tayo sa listahan ni Master Neo. Naubos ko na yung mga galing sa atin. Yung pong ni-read po natin, instant po na, inano lang yun, ha? Impromptu. In-screenshot ko lang. Tapos binasa na lang po natin. So medyo na-delay ng konti. Unlike po dito, sige, diretso. Unlike po sa babasahin po ni Ma'am Jane, na ako na po nagsulat, nakasummarize na po yan. Okay. Yes. Okay. Para sa ating question number 13, ikaw ito, Nathaniel Falculan. Ang birthday mo ay September 30, 1990, at ang iyong partner ay August 11, 1990. Binagalan ko para makainom ka pa. Okay. Sir, Nathaniel Falculan, ano? Since kayo po ay Libra na horse at ang inyo naman pong kapartner ay Leo na horse. So horse sa horse po. Ang maganda po ang takbo nito, ang samahan nito, no? Medyo moody lamang ang bawat isa at medyo si Libra po kasi medyo hindi po salitain po ang mga Libras, ano. Medyo kumbaga tahimik lang yan at nakikiramdam. Pero ang kagaya naman ng horse na Leo, para Libra na horse, Leo na horse ay usually may mood swings po yan, ano. Pagka may mga bisita sa bahay, ayun, medyo naging aktibo at usually po mga entertainers din po ang mga horses, ano, na kagaya nyo. At pag talaga nasa mood ang horses na mag-entertain, usually talagang very energetic ang mga yan, ano. At kinagandahan dito yung inyong kumbaga pagdating sa pera, sa financial aspect, ay wala kayong kaproblema. Since sa mga horses po, ay masisipag po ang mga yan, ano. Ang Libra at Leo, very independent at masculine sign. At kumbaga, wala kang iisipin dito na, kumbaga, baka may mapaano ang bawat isa, ano. Since pareho naman pong kumikilos na independently. At yun nga po, pagdating sa pera, ay wala kayong problema. Since ang September naman po, September ang 30 po, ay very determined. At number 11 naman po ay si Suporta. At the same time, may leadership po ang numerong 11. At kumbaga, may charm. At saka yung pagdating po sa pag-handle po ng kanyang mga kasama sa bahay o sa kanyang katrabaho, ay kumbaga, inaasikaso niya lahat. At iniisip niya yung nararamdaman na niyang, ng kanyang kasama bago ang sa kanya. So, napakaganda pong numero itong Leo na number 11. Yun nga lang po, may pagka-father image po talaga ang mga Leonians at usually entertainers po ang mga kagaya po ng 11 na Leo. Sigurado po mahilig po sa music ito, no? Usually naman po pag sinabi ko pong mahilig sa music ay sasabihin din naman ako mahilig sa music dahil lang music ay wala namang hilig sa akin. Mahilig ako sa music pero yun nga lang. So usually ganun nga po talaga 'yon. Yung mga number 11, number 2, number 20, number 20, number 7, yan po ay mga music lovers. Pero pagka hindi nyo naman ma-practice, kumbaga kahit naman sino, kung hindi kayo nagpa-practice, eh hindi kayo gagaling. Pero mahilig kayo sa music. Yun po ang explanation po nun. Okay, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 95%. At susunod naman po. Okay, para sa ating question number 14, ikaw ito, Nyatz Traveler. Okay, ang birthday mo ay May 20, 1994 at ang iyong partner ay July 19, 1974. Okay, magandang numero ito, no? 20 at saka 19. Mm-hmm. Good combination na ang dalawang ito. Ang 19 po ay vibrates to the planet Sun, samantalang ang 20 ay vibrates to the planet
Moon. Ang Taurus sa Cancer po ay magkasundong tunay. Ang Dog at saka Tiger pareho pong humanitarian at with honors po. Kumbaga, may honor ang dalawang ito, no? At kumbaga, may honor and pride. At ang mga dogs naman po ay very loyal at very, kumbaga, very loyal and kumbaga, as a friend, ano, very ferocious friend, kumbaga. Sa lahat po ng mga kaibigan at kahit sa kapamilya ay hindi po siya humihindi sa tulong. Kumbaga, humihingi ng tulong sa kanya ay hindi niya po hihindihan. Ano. Si Taurus at Cancer po ay good compatibility o mataas pong compatibility rating natin ito. Ano? Since pareho po itong nagbe-benefit sa bawat isa at pag nag-good jive po ito, ang ideas at saka kanilang behavior, ang kanilang mood swing, lalo-lalo na mga Cancer na kagaya nito, ay nasasabayan naman po ni Taurian. At Dog at Tiger, good combination. Si Tiger na full of vitality and vigor, si Dog na very honest at loyal, good combination. Ang 20 sa 19 ay okay din po na samahan. Ang compatibility rating ko natin dito ay 100%. Wow. Yay! Perfect combination. Okay, sa question number 15, ikaw ito, Miss Juvie Doliante. Ang birthday mo ay June 18, 1985, at ang iyong partner ay January 23, 1989. Okay, Ma'am Juvie, kayo po ay pinanganak ng Year of the Ox, samantalang ang kapartner niyo po ay Year of the Snake. So ang Ox po at Snake ay good jive din po ito, good combination o perfect combination ng dalawang ito, no? Sabihin na natin, ang Gemini Aquarian, okay din po na samahan, ano? Ang Gemini is na good in communication and speed. Mabilis po ang isip ng mga Gemini, ano? Usually po ito nasa, kumbaga, usually mga friends ko ay mga lawyers po, ano, yung mga Geminis at mga kumbaga, magaling magsalita ang mga ito, lalo-lalo na sa entablado, ano? Kumbaga, ang basta mabilis ang isip nila, no? Since sila po ay air sign, ang isip po nila ay dadaan, ganun, mabilis sa makapag kumbaga, makakuha agad ng information sa taas na pwede nilang gawing words na talagang mamamangha ka, ano? At ang ito namang pinanganak ng Aquarian, kayo naman po ay very humanitarian. So maganda itong samahan pagdating kung sakali po kayo ay tatakbo as konsihal o kung kaya basta patungkol po sa mga kumbaga sa paglingkod po sa bayan, ano? So ito naman June 18, ano? So si 18 po kayo pinanganak, no, Ma'am Juvie, ano? Kayo po ay may leadership po na numero ito. May 1, may 8, at the same time, lateral, Mars, ano? So, si Saturn plus Sun ay usually po ay maganda pong numero ito upang maging successful po kayo sa inyong buhay. Ang numerong January 23, Ma'am Juvie, ang inyong kapartner ay 23. Ito naman po ay vibrates to the planet Mercury, ano? Since siya po ay meron Moon, meron din po siyang Jupiter, at the same time siya po ay meron pong Mars. So, napakagandang kombinasyon ng bawat isa. Ang Snake po, nakagaya po na inyong kapartner, ay good provider po ng food sa inyong family. Samantalang ang Oxen naman po ay very straightforward pag nag-isip. Wala silang, kumbaga, walang keme-keme at kumbaga, kayo yan, ha, Ma'am Juvie, ano? Yung kumbaga very serious po sa buhay, ano? At talagang naka-concentrate kayo upang kumbaga yung goal niyo ay makuha niyo. So yan po ang mga Oxens, ano. So isa po din pala po ang mga Oxens po na isa po sa mga pinakamahabang buhay o sila ang pinakamahabang buhay pagdating po sa astrological sa astrology o sa Chinese astrology. Okay, so compatibility rating po natin dito ay nasa 90%. At susunod naman po. Okay, question number 16, ikaw ito, Queens TV. Ang birthday mo ay May 4, 1974. Birthday reading lamang ang kanyang hinihingi. Okay, Ma'am Queens, ano, kayo po ay pinanganak as a Taurian na Tiger. So may courage po ang numero nyo, no? Kumbaga, huwag kayong kakantiin, eh. Kung hindi, lalabang kayo. Usually po ng mga babae po na kung maliit po na Tiger o malaking Tiger, ay usually po ay may courage po ito. At kumbaga, laban kung laban ang kagaya nito. May leadership ang mga Tigers. At the same time, sa negative side naman po ng mga Tigers ay medyo may pagka, kumbaga, selosa at very possessive din po ang mga Tigers, ano. Since kayo po ay pinanganak as a Taurian, so
very beautiful po ang kagaya nyo, no? Usually ang mga Taurians po ay kumbaga may pagka-chubby ng konti, ano, since mahilig po ng mga Taurian po sa food. Ang numero nyo pong 4 ay isa pong money-making number. So usually po kayo po yung mga tipong sumasalungat po sa ideological aspect po ng pamumuhay po ng buhay, o kung kaya yung mga ideas po ng mga tao na hindi po kayo sumusunod po doon. Ano, usually salungat po kayo since ang numero nyo po ay born to rebel ang numero, no? Okay, so para sa inyo pati, ang mga tao po ay iisa lang, mapapresidente ng Pilipinas, mapapresidente ng Amerika, pagka kinausap nyo ay parang normal lamang din po na tao para sa inyo. Wala po sa inyong mataas na tao o mababang tao. Yan po ang numero nyo po, Ma'am Queen. Ano, ang bagay po sa inyo pong ang mga ka-vibes po, o kumbaga mga ka-best friend po ng mga Taurian na kagaya nyo, ay usually po ay mga Cancer, Scorpio, Virgo, Capricorn, yan po ang mga inyong mga best friends, ano. Okay, so ang Tigers po, usually po naman ang kadikit po ay Year of the Pig, pwede din pong Year of the Rooster. Ang Tiger at Horse at Tiger at Dog, yan po ay isa din po na inyong ka-vibes o katropa, ano. Okay, so ang numerong swerte po para sa inyo ay numero 4, numero 13 o 13, at numero 22 at numero 31. Yan po ang mga numbers po na swerte nyo. Okay, ang susunod naman po natin. Okay, question number 17. Ikaw ito, Ate... 17 na yan? Yes. Okay, Ate Lou or Leo Girl. Iba siya sa Leo Girl na binasahan natin kanina kasi magkaiba ang kanilang birthday. Okay, sige. Okay, ang sabi niya, LDR... relationship, bago lamang po kami. Ang birthday ni Ate Lou ay August 10, 1977 at ang kanyang ka-LDR partner ay September 24, 1960. July at August, ano? So, mm-hmm. August po ay Leo nga naman, ano? Okay, ang Leo snake po na kagaya nyo ay, okay, since kayo po ay may number 10, kayo po ay vibrate to the planet Sun, na medyo kumbaga seryoso din itong mga numerong ito, no? At kumbaga very determined sa kanyang goal, at pagdating po sa relationship ay ganun din po, no? Iwas-iwasan lamang po yung pagiging ano, kumbaga dry po sa dry, kumbaga hindi malambing yan sa inyong kapartner, ano? At usually po kasi medyo irritable madalas po ang mga numero G's, ano? At kumbaga parang bossy dahil po kumbaga kung ano yung paniniwala nyo at itong gusto kong mangyari, usually yun po ang nasusunod. Medyo may pagka father side talaga, kumbaga father image po talaga ang kagaya nyo, Ate Lou, ano? At usually po na babae po, kahit po kayo babae, since kayo po pinanganak na Leo niyan, ano, usually po medyo malaking babae to, no? Medyo kumbaga may pagkalalaki since kayo po ay masculine sign. Ang kinagandahan naman po sa inyo ay yung kayo po ay pinanganak ng Year of the Snake, ano. Ang mga snakes po ay very good provider po pagdating po sa pamilya, no. Good omen po ang tawag po sa mga snakes, at sila po yung mga kumbaga deep thinkers. Kumbaga yung hindi basta-basta nagagalit, o kung kaya hindi basta-basta. Nandun na tayo sa number 10 nyo, no? Medyo may pagka-irritable, pero nandun yung pagtitimpi, ano? Since kayo po yung medyo malalim pong mag-isip at very understanding po ang mga snake pagdating po dyan, ano? At usually po, malakas ang pakiramdam nyo sa mga tao. Kumbaga, may parating pa lang na naglalakad, usually alam nyo na may dadating. Kasi mataas po ang depensa ng mga ipinanganak po ng Year of the Snake. Okay, so ang kapartner nyo naman po ay pinanganak po ng Year of the Rat. Ang snake po at rat ay maganda pong compatibility po yan, ano? Kumbaga mataas ang compatibility rating po ng dalawang yan, dahil ang snake po ay nabibilib po sa rat, sa kanilang pagiging clever. At usually po nagugulat kayo na may ganun palang diskarte, ano, pagdating po kay rat. So kasi po sa sobrang talino po ng mga rat. So Leo Libra, good combination po ang bawat isa. Ang 10 at 24, ito naman po palang kapartner nyo, pinanganak na number 24. Ito po ay medyo seloso po, ano, at very possessive. At usually po ito, medyo may pagka-violente po na numero at may pagka-prangka.
kumbaga, ingat, iwas-iwasan lamang din po sa inyong kapartner ang gano'n, ano, dahil po, kumbaga, medyo nakakasakit din po paminsan-minsan. Okay, so, ang Leo Libra, good combination, Snake at Rat, okay din po na samahan. Number 10 at saka 24, tama lamang po. Ang compatibility rating po natin dito ay nasa 90%. At susunod naman po natin. Okay, question number 18, ikaw ito, Maria Estela Bugtay. Ang birthday mo ay March 24, 1986 at ang iyong partner ay May 1, 1995. Okay, Ma'am Maria, no? Kayo po ay Aries the Tiger. Ito medyo mapusok itong numero niyo po, Ma'am Maria, no? Kagaya po ng sinabi, ang number 24 ay may pagka-prangka po ang numerong ito at kumbaga walang hinto ang bibig pag nagsalita, medyo masakit, ano, at yung energy niyo po ay talagang to the max dahil po kayo po ay pinanganak as a tiger, kagaya ng sinasabi ko lagi sa ating mga videos patungkol po sa tigers ay kayo po ay full of vitality and vigor, ano, at kumbaga meron as born leader po ang mga tigers na kagaya nito at full of courage. Kumbaga may lakas ng loob na talagang harapin ang mga bawat pagsubok sa buhay, ano. Wala kayong takot. Kumbaga pagka meron may natatakot sa inyong pamilya, ah sige ako harap. Ganyan, ganyan kayo. Si ganyan ang mga tiger since kayo din po ay pinanganak as Aries, ano, medyo may pagka, ano, yung inyong paniniwala hindi matitinag ng sino man yan, ano, dahil ang mga Aries po ay may pagka stubborn nga po, kumbaga kung anong para sa kanila na ikabubuti nila ay yung para sa inyo, ha, pero paminsan-minsan eh, hindi din po natin alam kung tama din po yung inyong paniniwala, no, so medyo kailangan medyo makinig din po kayo sa inyong mga nasa kapaligiran, ano, since Aries po kayo, ang inyo naman po kapartner ay Taurus, pareho din po ito, parehong stubborn ito, no, kahit saan po ninyong hanapin na libro po o saan pong website po na inyong pagsamay ng Aries at Taurus po ay hindi po magandang magkasama since pareho po itong may paniniwalang tunay, ano, kumbaga hindi sila nag-give and take, ano, at nandun yung pagmamahalan since nandito po yung tiger at saka si pig. Pero po yung mga desisyon po ninyo sa buhay upang maging successful po ang relationship na ito ay yun ang humahad lang. So, siyempre sa relationship, kailangan give and take tayo, no? At saka kumbaga, meron tayong gustong desisyon na para na tayong dalawa magso-solve, ay usually po ay medyo humahad lang po ang numerong Aries at saka ang Taurus. Plus ang 24 po at numero 1, no? Pareho po, ang numero 1, May 1 po ay, kumbaga, mahirap din po itong ikumbinsi, ano? Since siya po ay meron din po sariling pananaw na kailangan niyang sundin, ano? So, doon lamang po nagkakaroon ng problema. Pero pagdating po sa Tiger at saka sa Pig na relationship, nandun po yung, kumbaga, physically, nandun po yung attraction sa bawat isa. Yung mental at saka yung personality, may pagkakaunting hindi kayo magkakasundo, no? So, si Aries Taurus, nata good compatibility, 24 at 1, may pagkakaunting problema, malaki-laki ito, nasa, kumbaga, 80% ang bubunuin ninyo, no? Ang Tiger at saka Pig ay maganda naman pong samahan. Ang compatibility rating po natin dito ay nasa 65%. Ang susunod naman po natin. Okay. Question number 19. Ikaw ito, Nanay LDR. Okay. Birthday reading ng iyong mga apo. Okay, ang isang apo, ang birthday ay August 28, 2001 at ang isa naman ay January 25, 2004. Okay, matagal-tagal na din hindi natin narinig si Ma'am na, si Kamusta Nanay LDR. Kamusta po kayo, Nanay LDR? Okay, hindi ako nagkakamali, ang birthday po ni Nanay LDR ay November 11, ano? Leo pala, August 11, kung hindi ako nagkakamali. At siya po ay pinanganak ng Year of the Snake. Okay, so balik tayo dito. Ang inyo naman pong mga apo ay pinanganak, ito po, Virgo na snake, ano, mga Virgos na snake po na kagaya nito, nako, ito, very determinado po ang mga kagaya nito, at usually po para po support ang kanyang goal ay para supportahan po ang kanyang family, ano, pag siya po ay nagkatrabaho, dahil po siya po ay pinanganak as a Virgo, usually po, mga Virgos po ay warm-hearted, at yung kumbaga mapagbigay, ano, very generous din po ang mga Virgos, pero may pagka-stricto ng konti, ano, since ang mga Virgos po ay very analytic at lahat po ng kanilang galaw ay
calculated ang mga yan. Ano? Mga snakes po na kagaya po ng inyong apo ay usually po mataas po ang depensa at hindi po siya nagtitiwala basta-basta kung kani-kanino. At usually ay follow the rules po ang numero niyang ito. No? So mataas po ang disiplina po nitong pamangkin o apo nyo na Virgo na snake. Okay, ito naman pong inyong pangalawa po na apo ay siya po ay Aquarian na numero 25 at ang kanyang taon ay Year of the Monkeys. Ano? Ito din po inyong apo, isa din po itong napakatalinong tao. No? Although ang mga monkeys po pag bata pa po ay medyo malikot po ito at saka pala joke. Ano? Kumbaga dahil po usually naboboring po ang mga monkeys na kagaya nito. No? Kumbaga nanggugulo, magulo mga monkeys ano? lalo na kung bata pa sila. Ito po ay nasa ano, 16 years old. Ano? Okay, so siya po ay medyo pa adult na rin ng konti ano? At tingin ko nasa high school ba to? Nasa college na rin ano? Turning 16. Kaka-16 lang niya actually. Okay, so ang mga monkeys po ay very intelligent at very competitive po ang mga kagaya ng numerong ito. Kumbaga pagdating po sa school, mabilis po ang memorya po ng mga monkeys. At kumbaga lagi silang nagtatap ano. Although kahit sila ay maging third sa kanilang classroom, usually bumabawi yan ano, gusto niyan maging number one kasi very competitive po ang mga monkeys ano. Okay, so siya po ay numero 25, siya po ay pinanganak na vibrates to the planet Neptune, na ito pong numero nito ay sign po ng travel. So marami pong mapupuntahan na lugar itong inyong apo. At itong inyong apo ay usually po ay madalas managinip ito no, since ito pong numero 25 ay may kadikit po na ESP o extra sensory perception na tinatawag ano. At usually po yung kanya mga panaginip ay nagkakatotoo. Tanungin niyo po yung apo niyo, tingnan mo madalas managinip ang inyong apo na yan. Okay, so siya po ay pinanganak as Aquarian. Ito po ay magaling pong makisama no. So usually po na Aquarian na monkey ay maybe ano, magiging isa po siya sa mga kumbaga tagapaglingkod po sa ating pamahalaan ano, o sa ating mga kababayan ano, since ito pong Aquarian ay humanitarian ano. Okay, so usually magkakaroon ito ng grupo, sasama ito sa mga grupo na tumutulong po sa mga nangangailangan. Yan po ang mga Aquarians. At huwag kayong mag-alala dahil lang mga Aquarians po ay nasa top 5 po sa ating zodiac na matatalinong tao. Okay, so Aquarian, matalino, monkey, matalino, plus yung number 25 niya na travel. So napakaganda na numero nito, Mama Nao, Nanay LDR. Okay, ang susunod naman po natin. Okay, para sa question number 20, ikaw ito, Nacy143. Ang birthday mo ay February 17, 1972 at ang iyong LDR partner ay December 21, 1983. Okay, siguro itong si Nicey ay mabait, ano? Okay, siya po ay pinanganak as Aquarian na rat. Okay, ang mga Aquarian na rat, kagaya ng kanilang nireed ko, usually napakatalino. Plus, ang rat pa po ay very intelligent and clever. Plus, ang numero niyo po ay number 17. Naku, napaka-mature at the same time, very charming. Kayo po Ma'am Nicey ano, at ang mga Aquarian ay matutulungin na tao ano. So at saka yung may pagkalambing din ng mga Aquarian. Although usually pagka kadikit mo naman ay para namang may konting boundary ano, medyo hindi dumidikit ng kaunti ano. So yan po ang numero nyo no. So number 17 usually po ay nagiging successful po sa buhay o yumayaman ang kagaya nyo no. Numero po ito, itong number 17 ay numero po ito ni ating pambansa kamao na si Manny Pacquiao na ipinanganak ng December 17. Numero din po ito ni Michael Jordan na ipinanganak po. Ito, birthday niyo po yan. So, ilagay niyo po yan, Ma'am Nicey, since kayo po ay Nicey. Yan po, magiging very successful po ang numerong 17 since kayo po ay tinatawag na high spiritual number, tahimikin na tao.
pero may charm at the same time yung matulungin. So napakagandang numero niya po. No, ang kapartner niyo naman po, ito medyo prangka na numero ito at very disiplinado. No, kasi siya po ay Sagittarian na pig. Nandun yung pagiging disiplinado niya, pero nandun naman po yung pagiging lovable niya. Since siya po ay pinanganak ng Year of the Pig, ito po ang pig ay love sign po ito. At usually po, mga Year of the Pig, siya po yung mga, kumbaga, binibigyan pahalaga ang mga okasyon, kagaya po ng birthdays, Valentines, ganyan. Mahilig po sila sa mga ganyan. Ano? Usually pag Valentines, magbibigay sa iyo ng flowers, yan po, since sila po ay love sign. Okay, ang Aquarian Sagittarius ay good combination. Ang Rat and Pig, okay din pong samahan yan. Ang 17 at 21, pareho pong may leadership. Lalo-lalo na itong numero nyo po, Ma'am Nicey, ano? Alagaan nyo po yan. At kung sakaling kumbaga gusto niyo maging successful sa buhay ay pinapayuhan ko po kayo na mag-meditate po no tuwing madaling araw para po bigyan po kayo ng sign galing po sa taas kung ano pong dapat yung gawin o wisdom po galing sa taas kung ano pong dapat yung gawin sa para maging successful po sa inyong buhay ano. Okay, si number 21 and number 17, okay naman po na samahan yan. Hindi naman po bad, hindi naman po good. So, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 95%. At susunod naman po natin. Okay. For question number 21, ikaw ito, Miss Miles Prile. Okay, ang birthday mo ay September 16, 1976. At ang iyong partner ay November 10, 1986. Okay, 1986. Ano? Miles Prile, ano, kayo po ay Virgo na Dragon. Ito, isang magandang numero ito. Very generous po ang kagaya nyo. At usually po, kayo yung tumutulong talaga sa inyong family. Kung wala kayong pera, ay usually wala naman po may tutulong. Pero kung kayo talaga ay meron, ay talagang lahat hanggat maaari, ay itutulong ninyo. No? Ang numero 16 ay isa po itong generous na numero, kagaya na sinabi ko. At meron din po itong ESP na tinatawag. Usually po ay, kumbaga, mahilig ba naginip? Ano? Nananaginip po na, kumbaga, tuwing madaling araw, pag-gising nyo ng morning, ay meron ako ng panaginipan. Alam mo yung parang may gagamba, ay, may isda, yan, may tubig, ganyan. Usually po ay nakakapanaginip kayo ng ganyan. Ano? Madalas po sa mga numero 16 din po ay yung nakakita din po ng supernatural, yung may third eye din po since may ESP ito. No? Either clairvoyance ang ibibigay sa inyo o ESP usually. Ang mga Virgonias po na kagaya nyo ay very analytic at very matatalino po ang mga pinanganak po ng sign po ng Virgo since kayo po ay very perfectionist. Lagi pong gusto nyo ay laging dapat perfect po lagi ang aking gagawin. Ano? Ganyan po ang numero nyo since kayo po ay pinanganak ng Year of the Dragon na ang personality po ng mga dragons ay isa pong perfectionist. Ano? Okay. Sa akin nyo naman pong kapartner ay November 10. Ano? Okay. Sa Virgo at Scorpio, good combination po ang dalawang yan. Ang dalawang yan. Ano? Lalo-lalo na kung kayo po ay may iniimbestigahan. Dahil po ang mga Virgo at Scorpio ay magaling po investigador yan. Ano? Usually, pagka meron kayong gustong puntahan na restaurant, yan, dyan kayo nag-iisip ng saan ba natin mahanap yan? Ganito. Nakukuha nyo agad ng mabilisan since ang numero din po ng Scorpio ay nandun yung investigative nature po na tinatawag po sa mga Scorpio. So, kaya po nagiging successful po ang mga kagaya ng mga Scorpions. Ano? Okay. Ang Dragon at Tigers naman, ang Dragon at Tiger na samahan po ay full of vitality and vigor. Usually po, hindi boring po na samahan. So, kumbaga, pagdating po sa mga music, yan, mga kantahan, mga sayawan, yan po, ang number 16 na kagaya nyo po, Ma'am Miles, ay usually mahilig po kumanta, no? Sa mga, kumbaga, music lover po, either kanta o kaya sa mga gitara, instruments, or something like that, ano? Okay, so Dragon, Tiger, magandang samahan. Ang 16 at 10, okay, mag-jive together ito, no? So, magandang si number 10 na usually po ay very determined at andun yung energy upang maging successful po sa buhay. Plus yung pagiging stubbornness po ni number 10 na ito talagang tatahakin ko. Very decisive po din ng numero ito. No? So pagdating po kung kayo po ay magsasama as partner po sa trabaho, kung kaya sa negosyo, ay malaking chance po na maging successful po ang inyong numero. Since kayo ay magkarelasyon, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 100%. Okay. Congrats! Next!
Ang susunod na perfect combination. Yes, perfect combination. Okay. Para sa ating question number 22, ikaw ito, Miss Marie Claire Equin. Okay, tanong mo kung seryoso ba si BF at kung anong negosyo ang bagay sa'yo. Okay, ang birthday mo ay January 24, 1983 at ang iyong partner ay April 30, 1949. Okay, bakit ba natanong ito ni Ma'am Marie Claire? Ano? Dahil po siguro sa Aquarian at saka sa Tiger, no? Since Pig at saka Oxaman po ay good combination din ito, no? Mataas ang compatibility rating natin ito, no? Plus ang inyong numero ay 24, very determined. Wala pong kaproblema po pagdating po sa pera. Excuse me. Ang mga pinanganak po ng number 24, since kayo po ay vibrates to the planet Venus, usually po isa din po itong money making number, ano, at suportado ito ng mga kumbaga ng mga matataas sa tao, ano, usually so kumbaga pag mayroon kayong mga friends na matataas, usually supported, nasusuportahan kayo ng mga ito, since kayo po din ay pinanganak ng Year of the Pig. Ito pong pig po ay sign of love po, nakagaya po natin lagi natin sinasabi, ang pig at saka ox, good combination. Kagaya po ng dati ko din po sinabi, ang aking kapatid po ay pinanganak po ng Year of the Ox, samantalang ang kanyang asawa din po ay Year of the Pig. So Pig Ox, magandang samahan yan. Usually po sa loob ng bahay yan, kumbaga yung warm at saka yung loving care po, yan po ang hinahanap ng bawat isa. So nagkakajay po sila pagdating po sa loob ng bahay. So usually po homebody po ang pig at saka oxen, ano? So Aquarian at Taurus, ang inyong kapartner po ay may pagka-dry ng konti, ano, since siya po ay pinanganak ng Year of the Ox. Kumbaga, yung sense of humor ay nagkukulang para sa kanya, ano, tahimik at the same time parang laging stricto ang dating since may pagka-Aries pa siya. Anyway, Taurus na rin siya, no? Aries sa Taurus, ang 30 po, ayan po, kagaya po nito, ay tahimikin lamang po ang mga numero 30. Kumbaga, pero determined naman po ito. Kumbaga, pagdating sa trabaho, talagang stricto ito at talagang makukuha niya ang goal niya sa kanyang career, ano. Okay, since kayo po ay Aquarian, humanitarians po kagaya niyo na Aquarian, ang Year of the Pig naman po ay usually pag nagkakaroon na ng edad ay nagkakaroon po ito ng mga grupo o samahan po ng mga kumbaga para tumulong po sa mga nangangailangan. Kasama din po ng pigs na ang mga sheep at saka tigers po, ano, so magkakasundo ang mga yan, ano, so nandun yung numero nyong magnetic cam beauty nyo po, Ma'am Maria, ano, since kayo po, kumbaga, habang tinitignan kayo ay lalong gumaganda ang inyong itsura, ano, since usually po mga number 6 sa pinanganak o Venus po, no, o number 6 o kagaya po kayo, number, bakit kayo number 6? Dahil po 2 and 4 2 plus 4 is number 6. So yan po yung mga pinanganak na vibrates to the planet Venus, ano. So ang mga kagaya nyo ay may magnetic na beauty, ano. Usually po mga ito yung kumbaga makakapalang kilay at kumbaga pag nakita nyo mistisahin, o kahit hindi naman mistisahin, pero pag tinitingnan nyo ng siya habang tumatagal, yung baga makapalang kilay, maganda yung mata, yan po ang mga numerong yan, ano, na ipinanganak po ng numero sa East. Okay, so iwas-iwasan lamang po, Ma'am Marie, yung pagiging possessive at selosa, ano, para maging successful po lalo ang inyong sabahan. Ang negosyo po para po sa inyo, since kayo po ipinanganak ng Year of the Pig, usually po mga pigs po, yung maganda pong negosyo yung mga lotions, yung mga cosmetics, since yan po ang mga gusto po ng pigs, ano. Okay, ang compatibility rating po natin dito, Aquarian Taurus, Pig, Ox, 24 at saka 30 ay nasa 95%. Ang susunod naman po natin. Okay, dahil lotions and cosmetics, mag Avon dealer ka. Avon dealer, possible. Okay din po yan. Oh. Okay, para sa ating question number 23, ikaw ito, Menchu Argomi. Okay, ang birthday mo ay March 22, 1969 at ang iyong LDR partner ay November 12, 1966. Ma'am Menchu, okay. Kayo po ay pinanganak as Pisces the Rooster, no, at ang inyong kapartner ay Scorpio na Horse. Magandang samahan ito, ang Rooster at Horse, jive together itong dalawang ito, no. Ang Roosters po na very responsible at very analytic po ang mga Roosters, ano. Sila po yung fastidious na tinatawag, concerned about calculations at saka yung
yung pag-a-analyze po, kumbaga, yung anong gagawin ko sa umaga, anong gagawin ko ng ganitong tanghali, lahat naka-detail po sa mga roosters, ano. At usually po, mga roosters ay usually self-centered dyan, at yung kumbaga, kung anong paniniwala niya sa kanyang prinsipyo ay hindi po mababago. So yan po ang mga yan, ano. Since kayo po ay pinanganak as a Piscean, usually medyo may pagka-dreamer kayo. Sobrang isip, tahimik, isip, ganyan. Ganyan po ang numero nyo, no? Since kayo po ay 22 din ang numero. Lagi kayong nangangarap ng gising. Nangangarap ng gising, pero kinakalkula, yun ang, doon na yung time nyo na pagkakalkula po sa inyong, either sa inyong negosyo, since kayo po ay pinanganak ng 1969, ano? Dahil po ang number 22 is a money-making number po na tinatawag, at usually po may leadership itong mga ito. At magkakaroon talaga ng mataas na posisyon ang kagaya nyo, no? At baka for sure ngayon ay medyo wala na kayong problema sa pera dahil po ang numero 22 ay money-making number, ano? Sundan nyo lamang po ang inyong intuition, since sa mga Pisceans po ay water sign ang kanilang pakiramdam, at ang ESP, kumbaga may third eye din po ang mga Piscean. At usually po, finifeedan po, finifeed o binibigyan kayo ng mga impormasyon galing po sa ating universe upang matulungan kayo sa inyong mga desisyon sa buhay. So malaking advantage nyo po yan, ano, since kayo po ay water sign. Ang mga March po, yung mga pinanganak po ng mga Piscean, usually po, very intelligent po yan. Mga yan, ano, si Einstein po ay pinanganak po as a Piscean, ano. Siya po ay pinanganak ng March 14, ano, ito pong si Albert Einstein na nakadiscover po ng EMC equals square or relativity, ano. At si Werner von Braun na isa pong German na scientist din po, ano. Si Einstein na German scientist, si Werner von Braun din po na scientist po ng German, ay dyan din po ipinanganak. Pisces din po yan. Siya po ipinanganak ng March 23, ano. Okay, so ang inyo naman pong kapartner ay isa pong Scorpion. So ang Pisces at saka Scorpio ay jive together po itong dalawang ito, no? Ang mood swing po ng bawat isa ay nagkakasundo, at the same time din po yung kumbaga nagkakasundo. Uy, napansin mo yon, may dumating, may dumaan, o may ganon. Uy, napansin mo yon, usually ganun ng samahan ninyong dalawa, no? Oh, nakita ko yon, ganyan. Kasi mabilis po ang mata po ng mga water signs, ano? So mataas ang intuition ng bawat isa, no? So rooster, horse, good jive together. Ang mga horse po na kagaya po na inyong kapartner ay kumbaga masisipag po ito, no? At usually po ay gusto pong laging pumapasok kaysa po yung nasa bahay lamang, ano. Since siya din po ay pinanganak ng number 12 na very determined at saka very disciplined po ang numerong ito, at may pagka-stricto itong iyong kapartner, Ma'am Menchu, ano. Okay, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 95% o close to 100 na po yan. Wow. Okay. Susunod, okay. Para sa ating question number 24, ikaw ito, Zara Quaid Hussein. Ang birthday mo ay April 26, 1985, at ang iyong asawa ay November 15, 1995. Okay, santo. Okay, si Ma'am Zara, no? Ma'am Zara, kayo po ay April 26, so kayo po ay Taurian na Ox. Okay, mga Oxen po, kagaya lagi kong sinasabi, ay kumbaga slowly but surely ang pag-asenso. Pero nga, slowly but surely, nakakamit nyo po ang inyong goals sa buhay. Since kayo po ay Taurian, at malaking chance po na maging successful po ang kagaya nyo, no? Ito po ay sign of beauty o vibrates to the planet Venus, ano? So, si God of Love po kayo, no? So, magaganda po ang mga pinanganak po ng mga Taurus, ano? Ang weakness nyo po ay food, usually. Yan po ang mga hilig po ng mga Taurian, ano? Since kayo po ay number 26, kayo po ay may leadership. At the same time, may fire para talagang maging successful po sa inyong mga pagsubok o malagpasan nyo ang mga pagsubok sa buhay, ano. Ang 26 din po ay very mature po na numero. Kumbaga, mabilis pong matuto, at saka, kumbaga, pag nag-isip po kayo ay medyo malalim, ano. Pag tinanong kayo, usually, ang sagot nyo po ay medyo, kumbaga, uy, malalim na mag-isip yun, ano. Parang ganun po ang inyong personality. Since ang Taurus at Scorpio po, parang kanina, no, Taurus Scorpio ay magka good combination po ang bawat isa, no. Usually ang mga Scorpio po ay kumbaga medyo
intense po ang kanilang nararamdaman, ano? So pagpasensyahan niyo lamang po ang mga Tauri, ang mga Scorpions, ano, since sila po ay kumbaga, although sila ay water sign, ang kanilang kumbaga, ang kanilang investigative nature at yung kumbaga yung hinala, ano, lagi pong si ganyan po ang mga Scorpio. So pagpasensyahan niyo lamang po. Since sa mga siya po ay pinanganak as 15, ito po ay kumbaga seloso na numero at very possessive din po ito. Although sa pagdating sa career ay wala pong kaproblema po pagdating po sa financial aspect po ang numero 15, ano. Ang Oxpig po ay good combination po yan, ano. Mataas ang rating po niyan. Usually yan po talaga ang magkasama. Ang Taurus Scorpio, isa din pong okay na kombinasyon. Ito lang, ito pong 8 at 6, pareho pong good provider ang dalawang ito. So maganda po ang inyong samahan. Nasa 100% din po ito. Wow. Okay, susunod okay. Na po natin. Para sa ating question number 25, ikaw ito, Myra Ramos. Okay, birthday mo ay May 16, 1986. At ang iyong partner ay March 15, 1986. Okay, Ma'am Myra Ramos. Ano, kayo po ay Taurus na Tiger. Samantalang ang inyong kapartner naman po ay Pisces na Tiger. Okay, sa Pisces at Tiger sa Tiger ay mapusok po na samahan ito, ano. Usually, ano, lalo-lalo na itong inyong kapartner na may pagka, kumbaga, seloso at saka possessive. Since 15 sa 15, yung kanina din pong nireed din po natin, 15 sa 15. Usually, ang mga pag nagiging seloso po itong mga ito, kagaya nito, makikita nyo po sa itsura niyan. Medyo kukunot ang mukha niya, no? Pag nagseselos na. Kung kaya, pag hindi nagugustuhan, medyo sumasamang... Naniningkit yung mata. Naniningkit ang mata, no? Usually, ganun po kasi ang mga numerong 6, no? Since sila po ay very loyal po sa kanilang partner at ayaw din nila na, kumbaga, kung kani-kanino nakikipag-usap ang kanilang kapartner. Ito pong si number 15, ano, March 15, 1986. May pagka-violent ito kung sakaling magiging nasa negative side siya, no. May pagka-bata pa siya, so may pagka ano, may, kumbaga, troublemaker kumbaga sa numero, no. Kung naman, kung siya naman po ay nasa positive side, ito naman po ay kumbaga hospitable naman po sa mga kung sino pong dadating sa kanilang bahay. At usually ay humanitarian po ang mga Tigers, ano. Kung bibisita ako sa inyong bahay, ay usually po talagang bibigyan niyo ako ng pagkain, kape, yan, since kayo po ay very hospitable po. Ang kagaya niyo po, Ma'am Myra, ay number 16. Kayo po mahilig sa music, ano? So very creative po. At kumbaga, artistic, sa artistic form, o kumbaga, kung ano pong sa patungkol po sa art, ay isa po kayo sa nakaka-appreciate niyan, ano? So kayo po ay Taurian. Okay, so vibrates to the planet Venus, number 16. Vibrates to the planet Neptune, na very generous at humanitarian, kagaya na sinabi ko, since kayo po ay Tiger. Ang inyo naman pong kapartner ay Piscean po. Ang Taurus Pisces ay maganda pong samahan. Ang kanilang ideolohiya o ang kanilang behavior ay iisa. Kumbaga, mayroon talagang malaki ang chance na magkaroon ng chemistry ang dalawang ito. 16-15, okay din po na samahan. Since ang 16 po ay kumbaga, kumbaga very supportive ang numerong ito, no? At kumbaga ina-understand niya ang bawat nangyayari sa inyong relationship. So yan po ang kinagandahan po sa inyo, Ma'am Myra Ramos, ano? Ang Tiger's Tiger, okay naman po na samahan ito, lalo-lalo na kung kayo ay nasa negosyo. Okay, so ang compatibility rating po natin dito ay nasa 80%. At susunod naman po natin. Okay. Question number 26 na po tayo. Ikaw ito, Skylar Buds. Okay, ang birthday mo ay May 5, 1976, at ang iyong partner ay June 24, 1982. Okay, Skylar Fox. Kayo po ay pinanganak as Pisces na dog, ano. So kayo po yung tipong mataas ang intuition, lagi kayong nakikiramdam sa mga personalidad ng tao, yung tinitignan niyo po pag may bagong tao sa inyong dadating, usually binabasa niyo yung mukha, yan. Ganyan po ang mga dogs at saka mga Piscean na dogs, ano. Since kayo po ay number 13, ito pong numero ito is a money-making number. Usually po mga 13 ay swerte po sa mga ipinanganak po ng 8. Since ang 8 po at 13 ay good combination, kumbaga magka-good jive po ang itong dalawang ito, no. Ikaw po ay pinanganak as a Piscean, samantalang inyong kapartner ay Scorpio.
although itong mga Scorpio po ay may courage, kumbaga, pagdating po sa mga sa mga dugo, yan, kaya sa mga pagdating sa usually po mga Scorpio po kasi mga nurses po yan, no? Mga doctors po yan, ano? At may courage po yan. Pwede po sila sa army, military, kung kaya sa kapulisyahan, ano? Since meron pong investigative nature po ang mga Scorpio. At ang kinagandahan sa inyong kapartner ay may leadership since siya po ay pinanganak ng numero 11. Ang numero 11 po ay usually po ay nagkakaroon po ng magandang posisyon po sa kanilang samahan, no? O sa korporasyon. Try na tayo. Sorry. Yan po ang numerong yan, ano? At usually po, very understanding po ang numerong ito. Since siya po ay pinanganak ng Year of the Monkey, siya po ay very intelligente at magaling, mataas po ang memorya. Madali po siyang makamemorize. Lalo-lalo na nung kanyang kabataan, ano? Very competitive po ang mga kagaya po ng monkeys, ano? At usually po ay naging successful po ang mga ipinanganak po ng Year of the Monkey. So, ang inyong naman pong taon ay pinanganak po kayo ng Year of the Dog. Ang dog at monkeys naman po ay good combination ang bawat isa, no? Since ang monkey po ay kumbaga mataas ang pride at pride na tipong alam niya kung anong gagawin niya sa buhay, hindi po ito mabilis ma-insecure ang mga kagaya po nito, no? Or yung may inggit ang mga monkeys since sila po ay very smart kagaya po ng mga rat at saka ng dragon. Since ang monkeys po ay friends po nito ang mga yan, ano? Ang dogs naman po ay isa po din perfectionist at meron din pong leadership na tinatawag. So may pagka-stubborn ang relationship ng bawat isa. Although yung stubborn naman po yun ay kumbaga maganda po ang kalalabasan sa inyong relationship, ano? So Pisces, Scorpio, magandang samahan, good combination. Ang 13, may leadership po na kagaya nyo, Ma'am Sharon. At number 11 din po ay may leadership. Money-making number po ang kagaya nyo, since ito din pong 11 ay isa din pong money-making number. So pagdating po sa aspeto po ng financial at sa inyong relationship ay good naman po ang samahan. Ang compatibility rating po natin dito ay nasa 95%. So matataas lahat ng ating mga reads. Yes. Para sa ating question number 28. Okay. 28. Ikaw ito, Joanna Santander. Ang birthday mo ay March 28, 1974. Okay, Ma'am Joanna, hindi Joanna. Ma'am Joanna Santander, ano? Okay, kayo po ay Aries na Tiger, Joanna, no? Okay. So, mga Aries po na Tiger is a sign of activity po yan, ano? Kayo po yung tipong lagi may iniisip kung anong dapat gawin, kung anong dapat, ano? Sa mga Aries po ay ganyan, full of vitality and vigor din po ang kagaya niyan, ano? Since kayo din po ay Tiger. Okay, so mahilig kayo sa mga physical din po na gawain, ano? So nakikita ko po dito, ano? At ang numero 28 na po ay very determined at the same time very disciplined din po itong numerong ito, ano? Ang mga bagay po sa inyong mga kapartner ay yung pong ipinanganak po ng Libra, ano? Of one po ni Libra, no? Since ang Aries po is the God of War, ang hinahanap po ni God of War is si God of Love na ipinanganak po ng October, ano? Kayo po ay Year of the Tiger din ipinanganak. Ang bagay po sa inyong ipinanganak na numero din po ay either Year of the Dog o Year of the Horse. Okay, so since kayo po ay numero 28, malaki ang chance nung maging successful po sa inyong career sa buhay o kung kaya sa inyong karelasyon. Okay, so yan po, Ma'am Joanna Santander. Ang numerong swerte po sa inyo ay numero 1, numero G's o number 10, number 19 ay swerte din po sa inyo, at number 28. Okay, so yun, naibigay ko na sa inyo. Ang swerteng araw nyo po ay Monday at saka Sunday po. Okay, ang susunod naman po natin. Okay. Question number 29 na tayo. Ikaw ito, Mitch Martin. Okay, ang birthday mo ay May 4, 1987. Ang tanong niya, sino sa kanila ang compatible sa akin? Okay, ang either si March 23, 1980 daw ba or December 3, 1976. At may tanong din siya para sa friend din ni Mitch.
June 21, 1976 at December 3, 1976, pipiliin daw ang kabit at iiwanan daw ang friend ni, ang friend ni Mitch. Okay. Na ito May 4, papalit. Oh. 1987 ang kapalit. Okay. Okay, so medyo complicated. Medyo maiksing tanong din ito, no. Okay, Ma'am Mitch, kayo po ay pinanganak May 4, 1987. Taurus the Tiger din po ito, no. Mm-hmm. So mga Taurians po, kagaya po lagi natin sinasabi, usually po ay nagiging successful po sa buhay po ito, no. Si Zuckerberg po na gumawa po ng Facebook ay pinanganak po ng as a Taurian po yan, ano. Ang Tigers po ay may courage po na tinatawag at vigor and vitality, may energy po talaga ito, no. At laging on the go po ang mga Tigers. Halika, sama tayo, punta tayo sa ganito. Ay, sige, let's go. Yun na lang po, may permission may say, tira ng tira at usually ay naa-aksidente. So, meron po kayong aksidente po pagdating po sa, kumbaga sa nature po, sa fire, sa water, yan po. So, ingat lamang po kayo sa mga ganyan. Anyway, ang mga Tigers naman po ay kumbaga ang recuperative nature po nila ay mabilis maghilom, ano, kung sakaling magkasakit, mabilis pong nagre-recover ang mga kagaya nyo, no. Okay. Iwas-iwasan lamang po yung kumbaga yung medyo na kumbaga na sosobrahan sa alak, yung indulgement ba, no. Yung nai-indulge kayo na medyo na sosobrahan sa sugal, sa alak, sa bisyo, yan. So iwasan lamang po ang sobra-sobra. Para po hindi kayo magka-problema, lalo-lalo na sa inyong health. Okay. Sino sa kanila daw, ano? Okay. Ang una nyo pong sinabi dito ay yung pinanganak ng March 23, 1980, ano, siya po ay Pisces na Monkey. Samantalang ang susunod naman po ay December 3, 1976, ano. Okay, sana po itong December 3, 1976, kaya lang po ay medyo mapusok para sa inyo ito, no, at hindi nyo makokontrol itong numerong ito. May sarili pong desisyon ito kung sakali po kayong magkatuluyan. Ito pong December 1976, ano, itong binabanggit kong ito. Since ang Taurus po at Sagittarius ay hindi po ganun na good jive po, ano, at ang Tiger Dragon nandun ng vitality at saka yung vigor, kumbaga yung lakas na para harapin ang mga pagsubok ninyo, no. At number 3 naman po ay very determined po at very loyal po sa kanyang partner. Nandun yung loyalty, opo. Kaya lang nga po ang Taurus at Sagittarius ay hindi po ganun magka-jive. Pwede po kayo sa negosyo, mas maganda po na kayo ay magkasama, no. Ang March 23 naman po, ito may very friendly naman po ang numero nito. At for sure dito kayo magiging kumbaga magiging mas taimtim ang pakiramdam at kumbaga kung ano yung hinahanap nyo sa love affair ay ito pong March 23 po ang kailangan po ninyong dikitan. Since ang mga monkeys po, March 23, 1980, siya po ay pinanganak ng Year of the Monkey. Lagi po on the go ang mga yan, ano. At kagaya po lagi kong sinasabi, ang mga monkeys po ay very intelligent, very clever, at the same time, very competitive. So, kumbaga sa negosyo, okay din siyang kasama, ano. At pagdating po sa mga memorizing, tsaka yung kumbaga pagharap po sa tao, since ang mga monkeys po ay full of confidence, ano, since tigers din po ay ganon. So, magkasama po talaga ang dalawang ito. Ang number 4 ninyo at ang number 23 ay magkakasundo po ang dalawang ito. Since ang number 23 is the sign of Mercury, o by virtue of the planet Mercury, na kumbaga very friendly po sa tao. At the same time, yung Pisces po at saka Taurus ay magkasundo pong tunay, ano. Okay, ang compatibility rating po natin sa itong March 23, 1980 ay nasa 95%. Samantalang ito naman pong inyong December 3, 1976 ay nasa 80%. So, dito na lang po kayo sa 95%, ano. Okay. Ang susunod naman po natin ang inyong friend, ano, na ipinanganak po noong June 21, 1976. So, itong Gemini. Okay, ang Taurus po tsaka ang Gemini naman po ay okay naman pong kombinasyon yan, ano. Since ang Gemini po ay good in communication, magaling po itong inyong kaibigan pagdating po sa ano yung mga pakikipag negotiate, ano, kasi yung mga Geminis po ay good in communication. Matatalino po ang mga Geminis sa kagaya po nito. Usually mga lawyers po ang mga
pinanganak po ng Gemini. Sa pagdating po sa mga sa politika, okay din po ang mga Gemini, ano, since matatalino sila. Ito naman po inyong kanyang kapartner ay December 3, ano, Sagittarius. Sagittarius, tapos sa number 3, Gemini, Sagittarius, good combination po ang dalawang yan. Magka-jive po ang dalawang yan. Ang dragon sa dragon, ito medyo mapusok, ano. May pagka-stubborn ng bawat isa. At kumbaga, may kanya-kanyang desisyon. Once na decide ni dragon, itong inyong kapartner, na ito yung aking desisyon, ito naman po si Sagittarius, ay decision, dun sila nagse-separate ways. So, medyo mahirap yun, ano, since ang dragons po, usually, laging may kadikit po yan, kumbaga, may kapartner po lagi yan, kumbaga, halika, sama ka sa akin, kapag hindi ka sumama sa akin, ay hindi kita kaibigan, parang ganyan po ang mga dragons, ano. So, very decisive po ang bawat isa, so, dun sila nagse-separate ways, ano, at yung decision nila sa bawat isa ay walang, usually, walang consultation sa bawat isa. Ito, decision ko to. Ito, decision ko. So, dun sila nagse-separate way. So, pipiliin daw ng kabit niya, iiwan ng friend niya ni Mitch. So, ganito po kasi yan. Ano, ang mga dragons po ngayon taon ay very fortunate po pagdating din po sa relationship. So, magkakaroon po yan ng, kumbaga, linya po galing sa itaas o yung sa ating planet, sa ating so sa planeta po natin, ano, yung sa mga stars po, magkakaroon po yan ng love affair for sure, ano, dahil po very fortunate po ang mga dragons po this year. Okay, so ang partner na pinipili niya ay Taurus po, no, May 4 1987. Hindi ata, since yun birthday niya yun. Okay, so hindi po, nagkamali po ata tayo ng, since May 4 din po si Ma'am Mitch. Sulat mo yan, masa niyo. Sulat ko, kaya lang baka sa dami nung nai, ano niya. Okay, anyway, okay, anyway na. Hindi natin nailagay yung friend, yung birthday ng friend, since May 4 po, sa anong pansin ko, May 4 din yung aking nire-read, ano. So, yung kanyang kabet o yung kanyang third party ay hindi po natin nakuha, ano. Since ewan ko lang kung hindi ako magkakamali ng sulat, ano, baka yun lang comment po ni Ma'am Mitch, ano. Anyway, hindi po natin masagot po yan. Ang compatibility rating na lamang po natin dito sa yung friend at ang kanyang dating ang kanyang BF niya, no, kanyang asawa ay nasa 90%. Okay. Ang susunod naman po natin. Okay, nasa question number 30 na tayo. Ikaw ito, Carmen Rodriguez. Okay? Ang birthday mo ay December 9, 1976 at ang iyong LDR partner ay December 11, 1981. Oh. Ang sabi niya, may pag-asa po ba kami magkabalikan? Kakahiwalay lang po namin. Lucky number at negosyo. Okay, Ma'am Carmen, ano, kayo po ipinanganak as Sagittarius at Dragon. Samantalang ang inyo namang kapartner ay Sagittarius the Rooster, ano. Okay, so nakikita ko dito, Ma'am Carmen, na kayo, ang Dragon po at Rooster ay isa din po stubborn na numero, no. May sarili din po itong pananaw at sa buhay, pareho silang kumbaga nag-separate way sila pagdating po sa decision, ano, since ang Dragons po ay kumbaga yun nga po, stubborn. May sarili po siyang diskarte. Ang Rooster din po ay may sariling diskarte. Ano? Since numero nyo ay numero 9, kayo po yung tipong, kumbaga, magiging leader po dito sa inyong relationship. Ano? Kanya naman, ang inyo naman pong kapartner ay pinanganak po ng number 11. Pareho po itong meron pong leadership. Ano? So, nandun po yung suporta po nito ni number 11 sa inyo, na lagi po sumusuporta ito, no. Since kayo po ay may pagka-dry ng konti, ano, at kumbaga si Sagittarius po, ano, yun lang yung lambing ang hinahanap po nito ni Rooster, ano, usually po na hinahanap-hanap po niya. Kung magkakabalikan, kung nagkahiwalay kayo, dahil po kasi si Rooster po ay medyo unfortunate po ngayon taon. Ito pong Year of the Rat, ano. So, medyo hindi po pabor para po sa kanya. O unfortunate po, pinanganak po ng Year of the Rat, the Rooster, ngayon pong taon. So, talaga pong may laking posibilidad na talagang maghiwalay kayo o nagkahiwalay na nga po pala kayo, no. Oh, anyway, so nakikita ko dito, yun lang kasi itong samahan ng dragon tsaka rooster, ano, yung clashing, yung ego clashing nyo, no. So yung kasi ang dragon ay usually nagmamarunong, ang rooster naman ay
nagmamarunong din. Pero ang mga roosters, ayaw nila yung taong nagmamarunong. Kasi usually, yung mga roosters, ayaw nila yung mayayabang na tao. So nakita ko sa inyo, si rooster ay medyo nayayabangan sa inyo, no? So, yan po kasi ang ano, medyo may pagka self-centered at conceited po ang mga rooster. Yung kumbaga, masyadong bilib sa sarili, ano, mga roosters, no? Kagaya nito, no? So, yun na nakikita ko dito na kaya kayo nagkahiwalay. So, pagdating sa man, lucky number nyo, no? Okay, ang lucky number nyo po ay number 9, number 18, at number 27. Ano? Sa negosyo naman po, kung kayo po ay Sagittarius, kayo po ay, usually mga Sagittarius gusto yung mabilisang pera, ano? Yung easy money agad, ano? Kung baga, yung mabilis sa gumawa ng pera na negosyo, ano? Pwede po kayo sa, ano ba yung pinakamabilis na negosyo? Ma'am Jane, yun. Buy and sell, pwede din po kayo. Mm-hmm. Since kayo po ay dragon, good salesman po ang mga dragon. Since lockdown tayo ngayon, online selling, pwede po kayo sa mga ganyan. Ano? Mm-hmm. Yung mabilisang pera, yan po kasi ang mga gusto po ng mga Sagittarian. Okay, ang compatibility rating po natin dito o reading po natin sa inyong dalawa ay nasa 75%. Ang susunod naman po natin. Okay, question number 31. Ikaw ito, Rhea May Orille. Ang birthday mo ay June 30, 1990. Birthday reading. Okay, Ma'am Rhea, ano, kayo po ay pinanganak as a Cancerian. Medyo may mataas ang moody niyo, mood swings niyo, no? Kumbaga, at kumbaga very emotional. Pagdating, huwag po kayo masyadong nanonood ng mga drama-drama, ano. Usually po ma-antig po kayo sa mga istorya po nito at kumbaga pag oras ng iyakan ay talagang mapapaiyak kayo, no. Since ang mga Cancers po ay mabababaw po ang luha ng mga 'yan, ano. Sila, kayo po ay mga Mother of Zodiac. Sila, kayo po ay tinatawag na Mother of Zodiac o kumbaga pagdating po sa pag-aalaga po ng bata ay kayo po ay number one po patungkol po para dyan. Ano? Ang mga horses po na kagaya nyo, bata pa po pala kayo, 1990 po kayo pinanganak. So kayo po ay pinanganak ng Year of the Horse kasi edad nyo po si Kim Chu. Ang mga horses po ay hardworking po ang mga kagaya nyo. No? At mas maganda po sa inyo ay magtrabaho po sa ospital. Ano? Yung mga, kumbaga, caring po kasi mga Cancerians, ano? At usually yan ang mga nagiging career po ng mga yan, ano. Ang mga career po, din po ng mga Cancer ay pwede din po kayo sa perfume business o sa fuel business o pwede din po kayo sa kumbaga as entertainer, pwede din po ang mga Cancer na ganyan, mga artista po yan, pwede din po kayo na ganyan since kayo po ay mababaw ang luha sa mga drama-drama yan, mga acting yan, magaling kayo sa mga ganyan, ano. Since kayo po ay pinanganak ng number 30 ay very disciplined at determined po kayo at pagdating po sa relationship ay very loyal din po kayo, no. Yung mood swings niyo po talaga yan po ang minsan masaya, minsan malungkot, biglaan na pag-change po ng mood. Since kayo po ay pinanganak din po ng Year of the Horse plus Cancer din po kayo, no. Okay, so very independent nga po pala kayo, no. At usually po mga pinanganak po ng Year of the Horse ay umaalis po sa bahay, ano, kumbaga nagse-separate ways po sa kanyang family since mahilig pong kumbaga adventurous po kasi ang mga horses. At usually ay gusto nilang paniwalaan o gusto nilang ipamuka o pakita sa mga tao na kumbaga sila ay very independent at very hardworking. Okay, ang susunod naman po natin. Okay, para sa question number 32, ikaw ito, Jamelia. Okay, compatibility, hindi lang mag-asawa. Ang birthday mo, Jamelia, ay December 12, 1970. At ang iyong asawa ay October 10, 1993. Okay, Jamelia. Kayo po ay Sagittarian na dog. At samantalang inyong kapartner naman po ay Libra na rooster. Okay, ang dog rooster po ay magandang samahan po ito. No? Ang roosters po na hindi po usually mga ano to, yung mga roosters hindi po
mataas ang sense of humor, ano, hindi sila pala jokes. Since ang mga dogs naman po ay very serious din po at loyal po itong mga dogs at very honest po ang mga kagaya nyo, no? At kayo po ay pinanganak sa Sagittarius December 12, samantalang inyo naman po kapartner ay Libra po. Ang Sagittarius at Libra ay good combination po ang bawat isa. Pareho pong independent ng numero at ang mga Sagittarius po ay sign din po ng activity. So usually po pagdating po sa trabaho ay very determined kayo at kumbaga stricto ba, dahil since kayo po ay pinanganak din po ng 12 or number 12. Ang inyong din naman po kapartner ay pinanganak din po ng numero G, ano. Masyadong straightforward itong Libra na rooster, ano, no? At kumbaga very responsible naman po ito pagdating po sa kanyang karelasyon o kung kaya sa kanyang family, ano. Numero G's niya ay vibrates to the planet Sun, na which is paminsan-minsan ay irritable at yung ba pagay yung kanyang desisyon ay hindi mo mababali, ano. So pareho po kayong ganyan, ano. Pareho po kayo since kayo po ay vibrates to the planet Mars, samantalang ninyo naman po kapartner ay vibrates to the planet Sun. Okay, so Sagittarius Libra, good combination. Dog at saka rooster, maganda din pong samahan niya, ano. Ang 12 at saka 10, pareho pong independent at isa din pong kumbaga hindi ka mamumblema pagdating po financial, ano, sa financial. So compatibility rating po natin dito, Ma'am Jamela, ay nasa 90%. Ang susunod naman po natin. Okay, question number 33. Ikaw ito, Bella B. Ang birthday mo ay June 7, 1986 at ang iyong partner ay January 13, 2001. Okay, Ma'am Bella, no? Kayo po ay pinanganak as a Gemini na Tiger. Okay, andyan ang sign, andyan yung courage nyo. At nandito naman ang Gemini na very independent at the same time, kumbaga yung very communicative, ano, magaling kayo talaga pagdating sa communication since kayo po ay pinanganak din po as vibrates to the planet Neptune na very charming, ano, kumbaga may charm, kumbaga entertainer, at the same time yung artistic po na inyong personality ay lumulutang po, ano. Mga Tigers po na kagaya nyo ay laging on the go. At kumbaga, kahit saan mo hatake ng mga Tiger, halika, punta tayo dito. Halika, talagang sasama sa iyo ito, no? Outgoing po kasi ang mga Tigers at kumbaga, unpredictable po ang mga galawan. Usually po, reckless po ang galaw ng Tigers. Kaya po sila minsan ay na-aksidente. Kumbaga, nadudulas, bubundol, yan po. So, iwas-iwasan lang po yung paura-urada, no? Mambela, no? Okay, so ang inyo naman pong kapartner ay Capricorn po na dragon, ano? So, ang Gemini po ay medyo hindi po ganun ka-good jive po sa Capricorn. Since sa mga Capricorns po ay medyo mabusisi po ito, no? At marami pong keme sa buhay, maraming rules ba. Kumbaga yung very detailed din po ang mga Capricorn since sila po ay earth sign or fire sign na very motivated po ang mga ito. At usually po ay kumbaga lahat ng bawat angulo ay tinitingnan niya, no, kinakalkula niya, o ina-analyze din po niya, no, para din po itong rooster na usually masyado silang nagke-care pagdating po sa analytically sa mga nangyayari po sa kanilang paligid, ano. Since isa din po itong very perfectionist na numero since siya po ay pinanganak ng Year of the Dragon. Ito pong dragon po ay sign of luck, wealth, and power. So usually po ang pinanganak sa dragons, mga dragons po ay very fortunate po since sila po ay full of energy din po at vitality at may courage din po ang numerong dragon o sign of the dragon plus tiger po pinagsama together ay talaga namang hindi nauubusan ng lakas pag magkasama po ang dalawang ito. Si Martin Rivera po na ipinanganak po ng Year of the Tiger, samantalang si Gary Valenciano naman po ay pinanganak ng Year of the Dragon, pag nagsama ito sa concert ay talaga namang in one, talagang full of energy at vitality, ano, kahit magdamag sila o 24 hours na kumakanta sa stage, mm-hmm, ay hindi naubusan ng lakas ang dalawang ito. Okay. So si Capricorn, Gemini, hindi po ganun kataas ang compatibility rating. Ang Tigers po at saka Dragon po ay okay na samahan, full of energy and vitality. Pagdating naman po sa 7 at saka sa 13, ang number 7 po ay kumbaga very supportive po. Pagdating po sa 13, which is a money making number, ay maganda pong kombinasyon ng bawat isa. Okay, ang compatibility rating po natin dito ay nasa 88%, Mambela. Okay, susunod naman po natin. Okay, para sa
Question number 34, ikaw ito, Mariko Santos. Ang birthday mo ay July 12, 1977 at ang partner mo ay August 9, 1988. Okay, Ma'am Mariko, no. Kayo po ay Cancer na Snake, samantalang inyo naman pong kapartner ay Leo na Dragon, ano, medyo stricto itong Leo na Dragon na ito at may pagka-father effect, ano. Usually kumbaga ang mga Leonians po ay usually yung gusto nila sila yung mag-lead sa inyong relationship. Yung kumbaga wala kang hindi kaya para mag-desisyon. Ako ang magdidesisyon ng lahat. Since siya po ay pinanganak din po siya ng Year of the Dragon, ito po ay Earth Dragon, ano. So mga dragons po ay very perfectionist, decisive, at the same time kumbaga ayaw nila yung nagkakamali, ano, usually, at kaya po sila nagiging mainitin ng ulo, ayaw nila mag kumbaga ito yung gagawin kong mangyayari ngayong araw pagka medyo may nagkaroon ng konting delay o kung kaya may nagkaroon ng konting aberya, ay usually po ay umiinit agad ang ulo ng mga dragons, ano. So siya po ay Leonian na dragon. Ito po ay usually nagiging successful po talaga sa buhay since nasa kanya po ang sign po ni Leo, which is the sign of the lion. Siya po ay father of zodiac plus yung numero niya pong dragon na kumbaga isa po ito po ay isa sa pinakamalakas po na numero pagdating po sa Chinese astrology, ano, ang dragon. Since sila po ay flamboyant at free-spirited at liberated na tao, ano. Since ang numero 9 naman po, 9 po siya. 9 sasabihin ko sana, 9. Oh, okay, ang 9, since siya po ay pinanganak ng 9, siya po ay may leadership at the same time ay kumbaga may pagka-prangka ito, no, ng numero. At usually po, nahuhuli nyo siyang nagsisinungaling, ano, since sa mga numero 9 po ay usually kailangan mapasunod kita, ganyan ng mga numero yan, ano. At para mapasunod kita ay kahit kailangan kong magsinungaling ay kailangan sumunod ka sa akin, ganyan ang numero 9. So nahuhuli nyo yan, ano, madalas po since kayo po ay pinanganak ng Year of the Snake, Ma'am Mariko, at kayo po ay isa pong Cancer yan. Ang mga Cancers po ay water sign po yan, ano. Usually po ay mabilis kayo makadetect ng mga yung mga kasinungalingan yan, nalalaman nyo po yan. So yan po ang samahan na yan, ano. Ang Snake at Dragon ay very blissful po na samahan. Ang Cancer at Leo naman po ay kumbaga very energetic po na samahan since ang Leo po ay usually po ay galaw ng galaw yan, ano, at hindi nauubusan ng lakas, samantalang ang Cancer naman once nakitan mo naman ang Leo na galaw ng galaw, ikaw ay namu-move din, ano, at nadadala sa kanyang pagiging energetic since kayo po ay sign po na water, kayo po ay Cancerian. Okay, ang compatibility rating po natin dito, Ma'am Mariko, ay nasa 85%. Okay, susunod naman po natin. Okay, para sa ating question number 35, ikaw ito, Jelia. Jelia Espantalyon. Okay, ang sabi niya, naghiwalay po kami at bumalik siya. Ano po ang gagawin ko? Okay, ang birthday mo ay December 5, 1978 at ang iyong partner ay June 24, 1981. Sabi pa niya, hiwalay po kami since 2016. Bumalik po siya ngayon. Dalawa po ang anak namin. Okay, okay, napaka iksing kwento, ano. Medyo complicated. Bumalik siya. Ano po gagawin ko? Okay, so bumalik, ano. Di maganda. Okay. Iwalay po kami since 2016. Bumalik po siya ngayon. Dalawa po anak namin. Okay, congratulations po sa iyo, no. Ang para po sa akin, ano, simulan na kita na i-recommend po sa channel po ni Ma'am Janeology 08. Kung hindi ka pa subscribe o hindi ka pa nakapunta, ay paki-visit na lamang po ang kanyang channel. Yes. At pwede po kayo doon mamili ng mga spells upang po mapagtibay po ang inyong samahan sa inyong, kumbaga, ang inyong relationship sa bawat isa, no, since para nga naman hindi na uli maghanap ng iba. Kung ako po sa inyo ay gayumahin niyo na lamang po uli ang inyong asawa. Total, para siya naman ay iyong asawa na. So walang masama po doon. Okay, so since dalawa naman po ang inyong anak, baka po mangibang bahay na naman po ito, no. Anyway, since Sagittarian po, na horse po kayo, no. Since kayo po ay very friendly, since kayo po ay pinanganak na numero 5, magaling pong makisama sa tao. Ang mga Sagittarians po ay full of activity at kumbaga hindi ba pakalilagi ang numero nyo, no? At usually gusto nyong gawin lahat ng gawaing bahay ng iisang tirahan lang, ano. Yan po ang mga horses na
kagaya nyo, since mga hardworking po ang mga horses, ano. Ito naman pong rooster, very responsible po kasi ang inyo naman po kasing asawa. Yun nga lang po, medyo, kumbaga, yung mood swing niya, hindi mo maintindihan. At yung pagiging prank cam niya, no. Since mga roosters po, pag nagsalita, talagang, kumbaga, minsan tatatak sa isip mo. Hanggang kinabukasan, ay nandyan pa din, ano. Okay, so, ang kinagandahan dito, yung horse, ay kaya nagugustuhan niya rooster, yung pagiging responsible niya po sa inyong dalawang anak. Yan po ang numero niyan, ano. Since very disciplined po ang numero 24, at wala pong kaproblema po dito sa inyong asawa, yung kumita ng pera. Yun nga lang, iwas-iwasan niyo lang po yung maging friendly po sa iba pong mga tao, since ito pong numero 24 ay masyado po itong seloso at very possessive po, no. So ayaw niya yung nakikipag-usap-usap ka kung kani-kanino. At itong inyong asawa ay mabilis po ang mata niya, ano, konting galaw niyo lang, alam niya na yung ginagawa mo, no. At since rooster, ganyan po yan, yung palasilip po yan, ano. At mga cancers po ay mataas po ang intuition ng mga yan. Kumbaga, yung konting galaw lang dito, napapansin agad niya. So, yun ang usually na hindi nyo nagugustuhan sa kanya. Since kayo po ay Sagittarius, ayaw nyo ng mga rules-rules na ganyan, ano. At kayo po ay horses, usually po, very independent po ang mga horses. At para po mapaibig po ni rooster ang kagaya nyong horse, usually ay kailangan meron pong kayong liberty, at the same time ay minamahal din po niya kayo. Since sa mga horses po, usually marami activities yan, ano, na hindi po naman nagugustuhan nito ni Cancer na rooster. Okay, so na-recommend ko na po kayo sa channel po ni Ma'am Genealogy, no. So paki-check na lamang po yan, ano. Sagittarius Cancer, hindi po ganun ka good match, hindi po ganun kataas ang compatibility rating. Horse rooster po ay okay po na samahan. Ang number 5 po, ang Mercury at ang Venus po, okay naman din po na samahan, not good, not bad. Ang compatibility rating po natin dito ay nasa 80%. So ang adjustment po ninyo ay 20%. Okay. Ito na, last na natin. Okay, para sa ating huling katanungan. Question number 36, ikaw ito, Iza Versosa. Mm-hmm. Ano po ba ang nakikita nyo sa amin? Okay, ang birthday mo ay December 10, 1966. At ang lalaking gusto mo ay December 3, 1967. Okay, yung lalaki ata na gusto niya to, no? Mm-hmm. Siguro baka nanliliga or something, ano? Mm-hmm. Actually, ang maganda dito sa inyo ay pareho kayong both are Sagittarius, ano? Meron pong attraction mentally, physically, ano? At ang horse at sheep, once na nagkadikit yan, no? Nagkakitaan ng horse at saka sheep, love at first sight po agad. Wow. Yan. Oo. So, hindi po matatanggihan po ni horse ang kagandahan po ni sheep o kapugian ni sheep. At si sheep din po, vice versa, no? Ganun din po siya sa inyong nararamdaman. So, nandun na po tayo sa horse at saka sheep, good compatibility. Ang Sagittarius sa Sagittarius, pareho pong independent na numero at kumbaga, matatalino po ang mga Sagittarian, ano, at may pitik po ng swerte po ito pagdating po sa ibang bansa. So kung kayo po ay nililigawan nito, ay malaki po ang tsansa na mag-work out po ang dalawang ito. Since kayo po ay pinanganak ng numero G's, ang gusto niyo po sa tao ay yung pagiging responsible po, ano, at kumbaga, sa sheep naman po, yung lang pong, ito, medyo malambing po ang mga sheep, ano. At may mood swings po itong mga ito. Kagaya din po ng mga horses. Pero masasabayan naman po ito ni horse at, kumbaga, pati kay sheep, ano. So, once na nagkasunsabay ang inyong swings, yung mood swings, ay dyan po kayo, kumbaga, magkakainlaban ng todo-todo, ano. Gusto nyo din po kasi yung medyo masikreto, ano. Kagaya po ng mga sheep, na inyong nagugustuhan o yung manliligaw ay usually po masikreto po ang mga ito, at usually po ay mahiyain ang mga ipinanganak po ng Year of the Sheep. Although siya po ay number 3 po ang numero niya, no? Very responsible po ang numero 3 at very loyal din po ang mga ito, lalo-lalo na po sa kanyang karelasyon, ano. So napakagandang numero din ito, mataas ang compatibility rating po nito, no. Ay ang rating po natin dito ay nasa 95%. Okay, kasi umaabot na tayo ng 2 oras at medyo okay. Late na po ang ating kumbaga compatibility reading, ano. Okay, Ma'am Genealogy, meron pa po ba tayong sasabihin bago tayo magpaalaman, ano?
Okay, bago tayo matapos sa gabing ito, doon po sa mga hindi pa namin bibigyan ng reading, pakiantay lang po sa mga susunod pang i-upload ni Master Neo at doon po sa mga nabasahan ko na galing sa aking channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe din po dito kay Master Neo. Yes, okay, paki-subscribe na lamang po. Mm-hmm. Okay, so diyan na lang po natatapos pansamantala ang ating question and answer compatibility reading for today. Pakatandaan lamang po na lahat ng bagay ay nakasulat na. In general, meron lamang po tayong 12 tao po dito po sa ibabaw ng mundo. At kung gusto niyo pong malaman yan, ay lagi lamang pong umantabay o manood lamang po dito po sa Master Neo. Ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer at Numerologist na nagsasabing everything are already written in the stars. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!